Rosmedo Sahada, Rose Rocco, at ano mga sarili nyo? Sabido sa katanda, congratulations! Kaya naman tayo sa Zuma! Talagang nasa harapan ba kayo, di ba? At yung mga gusto matalas ka ng laway? Oo lang yan, pag matalas ka ng laway ko, ayusin din, suwerte yan, vera siya. Handa na lang matuto? Yes! Handa na bang inaman? Yes! Ano mga katimi, handa ka na ba? So, maraming tao ngayon, na-miss ko kayo kasi isang ilang linggo ako nawala kasi panuikot namin sa buong Pilipinas, tama? Mindanao, Visayas, at nakakatuwa. Lahat ng mga lugar na pinupuntahan namin, lahat siya, walang pinupuno ng mga tao. Isa lang ibig sabihin, ang sa lugar, pag lagi maraming tao, malamang maganda pinag-uusapan. Tama? Ang pinag-uusapan, mabago ang ating mga buhay, yumaman, maging milyonaryo, at makatulong sa kapwa natin. Maganda ba ganun? Bago mag-ito siya, pwede mo na malaman ang mga first-timers, nasa kanan, para wag ka natin gusto yung bilangin, para malaman ko kung sino ang inilibre na mo. Basta, bigyan din namin. Palangpangan ng mga first-timers. Welcome po sa Global. Pati magyala ang mga reklamis ko lang, tayo magkukwentuhan. Masarap magkwento kapag ang kausap ay sumasagot. Sa konting tanong, konting sagot. Pag gusto tumalang, libre ang pagtaya. Pag gusto tumalakpak, libre ang pagpalakpak. Because clapping, it creates positive energy. Pero, gusto ko maging masaya ang ating kwentuhan. Para maging masaya yan, kailangan walang distraction. Walang magkukwentuhan, huwag kakausapan ng katabi, at huwag kayong magte-text. I-silent mode nyo muna, kung pwede lang yan, hangat maaari, kasi mahirap pagkakapag nadidistract. Why? I have only 20 minutes. Ilang minutes? And since I have only 20 minutes, gusto pa lahat kayo nakapokus sa akin. Maliwanag ba yan? Yes. So, sa mga first-timers, huwag kayong magalak, konting background muna. Okay? Kasi karapatan ng mga first-timers, malaman, eh, sino ba yung mga taong nasa harapan, kasalita, sa mananggaling yan? Sa kami ng galing, kapareho din ninyo. Naging first-timer din gano'n. Huwag yun isipin na yung mga tao na sa harap ninyo at kasasalita, eh talagang nag-upisa sa inyo, bala na mayaman na, successful na. Hindi po. Lahat kami, naging first-timer din, lahat kami inimbitahan din. And I still remember, hindi ko makakalimutan, yung first time ako inimbitahan dito, yung tao naging busara, was very, very excited. Tuwan-tuwa at nanggigigil. Yung ba mga tao naging busara ninyo, gigil-gigil din ba? Nanginigil sila yung mga mata? Kaya ang nakitsura ng tao nating basahin. Igil na bigil. Nang lumalapit. Excited. Sir! Grabe, sir! Gusto niyo bang kumita ng pera? Walang taong ayos sa kita ng pera. Tama o tama? Sabi ko ba? Gusto ko yan. Gusto ko rin kumita ng pera. May matanong ko lang. Ikaw ba? Magkano kinikita mo? Tumutuwang sumagot. Alam mo, sabi ba ko, sir? Grabe! Power! Kinikita? Wala pa! Kaya minsan, iba sa atin ay maniwala. Kasi this is to believe. Kung meron kita ng pera, ang tanong, magkano kinikita mo? Kapag wala pa, hindi kayo maniwala. Normal yun. Kaya nga ako sumama eh. Kaya nga nalapan kayong imbitahan eh. Iba sa inyo kaya sumama, alam ko, pinuwersa. Kinalatkad. Kinidnap. Iba sa inyo, sumama kasi maubos sa kanilang dahilan. Tama. Iba sa inyo kaya sumama kasi nakaroon, baka meron libong merienda. Iba-iba. Ako, sumama, ayaw ko, dalawang linggo. Second reason, kaya ayaw ko maniwala, ayaw ko sumama, yung taong naging balsakan, staff ko sa hotel. Ano ang background ko? Dati akong boss sa isang 5-star hotel sa Rose Boulevard, sa Hyatt Hotel. Pamilyar ba yung Hyatt? 12 years ako nagtrabaho sa Hyatt, maganda ang position ko. Ang naging balsakan, desk clerk ko. Paano ako maniwala, ako yung boss niya. Nagkataon lang ang kulit. At alam ko, kayo kilit-kulit din. Inaraw-araw ba kayo? Sino rito yung isang linggo inimbitahan bago sumama? Isang linggo, kasi ako dalawang linggo. Sino rito yung isang invitation pa lang? Sumama ka agad, basa kamay. Grabe! Isang invitation pa lang? Sama na kayo? Ang tawag dyan, kalit ka rin. Ha? Sama ka! Oo, sama ako sa'yo! Hindi ba? Hindi pa alam, sumasama na. Hindi, actually,
Dito ko rin nga eh. Yung inibitahan, hindi pa alam kung sa pupunta, sumasama na. Bakit? Kasi yung ibig sabihin nun, malamang kapani-paniwala yung taong nag-invest sa'yo. Napalakbakan yung mga taong nag-invest sa'yo. Eh, paano yung mga matagal mag-invita? Mag-usamahan. Ibig sabihin sa kapani-paniwala? Kapani-paniwala din. Ha? Kaya ako si mama, kasi umbos, walang resulta. Pero ang tataka ako, kahit anong tago ko, hinahanap-hanap ako. Hindi ako tinatantanan. Kahit anong tago ko, nakikita ko. Dumating yung araw, dalawang linggo. Ako yung boss, kapag dumating siya, ako yung tumatakbo. Parang mali eh. Ako yung boss, ako yung takot sa staff ko. Tama? Kasi nga, ayaw ko na kinukulit. Ang ginawa ko, kapag dumating siya, ako naman yung boss, bahala ka sa front desk. Doon ako sa office ko. Nakaupo, computer. Biglang maghihingi ng phone. Ako lang, good morning. Hi, totoo, how can I help you? Sir. Tama. Makulit o napakulit? Ang tayo makulit, dapat harapin. Hinirap ko. Nagalit ako. Paglabas ko, pwede ba? Tigilan mo na ako. Ayaw ko nga. Inisyo dito ba ako natin eh. Ayaw ko nga. Nagalit ako. Pulat-pulat tayo ako. Nagalit. Pero napasin ko. Mas nagalit siya. Ha? Sinigalan din ako eh. Grabe ka sa'yo. Gumagalan pa. Grabe ka sa'yo. Gumagalan pa. Ang bilin mo sa'yo siya. Eh ako nagulat. Ha? Bakit? Sabi niya, sir. Ang bilin mo kausap eh. Matanong ko lang. Alam mo na ba yung pag-uusapan natin? Sabi ko, hindi pa alam. O, di ba ang bilin mo? Hindi pa nga alam. Umaayaw ka na. Ladies and gentlemen, marami sa atin, minibitahan dito, pilit kayong umaayaw, pilit kayong tumatanggi. Pero tanong, alam na ba ninyo kung ano ang nakayawan nyo? Minsan daw ang fair sa atin, ang alalang mo ang isang bagay na hindi pa nakikita. Tama ba yun? Pag sabi sa akin, sa tingnan mo lang, pag hindi mo nagustuhan, pwede huwag mong gawin. Sa inyo lahat, yung mga first timer, pag hindi mo nagustuhan, pwede huwag mong gawin. Wala naman daw po mawala sa atin. Walang mawala sa atin, lalo-lalo na kung walang wala ka. Tama ba yun? Kasi minsan po, kung sino yung taong walang wala, yun ang mahirap imbitahin. Eh, makapagpupurahan mo lang ako dyan. May pera ka. Lahat ka, diba? Isang beses lang daw. Pag hindi nagustuhan, hindi na daw kukulitin. Pero hindi ko makalimutan yung huling sinabi. Pero sir, maniwala kayo, imposible hindi yung magustuhan. Kapag nakabukas ang isipan mo, iulitin ko, wala palang magandang bagay sa taong nakasarang isipan. Kaya sabi ko sa inyo magandang, in global, 7-year-old company, and you created almost 700 millionaires in global, maraming mga tao ang nagkaroon ng kotse, na bagong buhay, naging milyonaryo, naging wealthy. Tama, kahit sabi ko sa inyo, nakakaya namin kayong payamanin. Kapag nakasara naman ang isipan ninyo, wala kayong maunawaan. Tama ba yun? Ang ang global nito kinukuhan, 7 years po tayo. Tama? At lahat ng prueba, pag nag-uusapan, nakuha. Yumaman, naging milyonaryo, gumaling, nakapunta ng Amerika, may platot sharing, lahat. Pero tunay ng ang global. Ibig sabihin, totoo ang negosyo. Kung wala nito yan, sumubukan ako. Ladies and gentlemen, kayong lahat natin ngayon sa topic ko, NDO, New Distributors Orientation. Importante po, importante ang NDO. Bakit ba? Kasi kung nakita mo yun, yung marketing plan, sure, lahat kayo ay nakatira ng marketing plan. Yung bilog-bilog, tama? Yung 500, 1-5, 1-5, 1-5, tama ba? Kaya ka nababalik ngayon, kasi nung nakita mo yung aim global, ano yung mga sign na naunawaan mo ang negosyo? Ito yung pagtipang nakaligaw ka na, nakapikit, wala kang nakikita, kundi grabe, bilog. Kapag naglalakad ka, nakatanggabigang ka, iba yung 500 yun. 500 yun. Tama. Normal yan. Kaya kayo babalik dito kasi alam niyo nga may kitaan. Tama ba yun? Ang pag-usapan dito, paano ang kikita ng pera? Marketing plan, totoong may kitaan. Pumunta ka dito kasi para malaman mo how to do the business step by step. Bakit importante ang NDO kasi kung nakita mo negosyo, 24,000 pesos ang pinapromise ng company. Malaking pera ba yung 24,000? Kung 24,000 pesos per day, malaking pera yan. Kung single head, ang kukunin mo. Kung 3 heads, 3 accounts,
tatlong 24,000. Kung 7 accounts ka, itong 24,000 pesos per day. Napakalaking pera, halos kayamanan na yan. Kung single na magkukunin mo, 24,000 a day. Diyan pa lang, malulula ka na. Malamang iba sa inyo, magdududa ka agad. Sa mga nagdududa, look at me and listen. Congratulations to my 10,000, dapat kayo magduda. Kasi ang 24,000 kinikita yan sa loob ng 2 buwan kung empleyado ka. Ang sweldo mo 10 to 12,000 per month, 24,000 2 months salary. Yes or yes? Umating ka sa Global, nalilin mo sa mga speaker, grabe! 24,000 pesos per day! Ito ang abutin mo. Normal yan. Dahil bakit normal? Lahat ng yumaman sa Global, nagduda ng una. Ang difference ng mga tao nagsucceed sa negosyo nito, ang duda, hindi pinapatagal. Tama? Ang dabi mo lang, susubok. Why? Paano malalaman ang isang bagay kung totoo o hindi kung di mo subukan? Paano malalaman kung malalaman ka hindi sa Global kung di mo subukan? Paano malalaman kung mayroon tao may iniwala sa iyo kapag inimbitahan mo kung di mo subukan imbitahan? Ang pagkain, paano malalaman ang lasa kung hindi mo? Titikman. Paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi kung hindi mo? Titikman. Hindi ba tapos subuk-subuk lang? Ibig sabihin, kayo lahat, congratulations. The moment, umating ka sa sinuha na ito. Same deal. Congratulations kasi naka-first step ka na. Win ka man, sumubok, kaya palakpakan ninyo ang mga sarili niyo. Now, ito na. Nung sumubok ka, gigil ka na. Medyo na-excite ka na. Medyo nang gigigil ka na. Siyempre, pag magandang negosyo, magkukwento kayo. Ang next dito na mangyari sa iyo, malamang abutin kayo ng takot. Fear. Isa sa mga reason, kahit alam mo ngayaman ka, umating ka sa iyong Global, dahil first time mo, malamang yung nervous ka pa, lalo na nung narinig mo na mag-iimbita ka. Kaya ka natakot kasi, nakatakot ka mag-iimbita kasi baka walang maniwala sa iyo. Ang tawag doon, takot. At kadalasan, yung mga takot ninyo, ay hindi, walang hutuhanan. False expectation appearing real. 80% na kinakatakutan mo, hindi nangyayari. Lahat ay nasa utak lang. Gusto ko marirat yung lahat na pag isang bagay, kapag first time mo ginawa, normal na nakakatakot. Do you agree? Lahat ng bagay kapag first time mo ginawa, nakakatakot. Yung first time mo tumayod, takot ka. First time na ginawa sa school, first job interview, nakakatakot ba yun? Yes, lahat ng bagay, nakakatakot. Kahit kayo, di ba makita sa kwartong to, mag first time mo, malaman yung nervous ka. Grabe, ano kayo yung dito? Tapos nakita mo yung produkto, grabe, lalo ka natakot. Kasi pag yung produkto, isa-isipin mo, baka makakapagbentahan. Kaya ka natakot, wala kang pera kasi, makapapahiya ka. Tama, tama. Fear, normal. Takot, first time, normal. Lahat ng bagay, pag first time, nakatakot. Minsan, dahil takot kasing bagay, nung first time ng ligaw, sa mga kalakihan, pakipagot lang ako, nung first time ng ligaw, kayo ba'y natakot din? Ano ka natakutan nyo nung naligaw kayo? Tama mo! Takot mo ng ligaw kasi baka nabastag ka! Kasi baka nabastag ka, tunay mo, pangit ka ba? Ba't ka nabastag? Para, kaya mga tao takot ng ligaw, baka nabastag. Ano ba ang pakiramdam nung nababastag? Paki-explain, hindi ko siya alam. Paano yun? Ha? Ha? Ang tao dyan, unang labang. Ha? Marami yan. Hanap sa baka labangan yan, di ba? Paano mo alaman kung ikaw sa sarito ng babae, hindi kung hindi mo susubukan ligawan? Tama? Kaya minsan ay pag-aharap tayo. Minsan kung sino na ba yung maganda, maputi, sexy, wang kata, power, yun pa lang walang suta. Yun pa lang walang boyfriend. Alam mo bakit? Kasi pag babae maganda, iisipin na mga laki, grabe! Ang ganda ng babae ito! Sa ganda na yan, sa sex na yan, sa puti na yan, ako 100% may shota na yan. Ang ganda, imposible na lang shota yan. Ang ganda! Kaya lahat ng mga laki, yun ang iniisip. Grabe! Ang
ang ganda, masyata na, kaya walang nililigaw sa kanya. Minsan, kung sino babae maganda, yun ang hindi ligawin. At alam mo ba kung sino babae laging niligawan? Ha? Kaya sabi niya, hindi ako. Ha? Kaya ang babae ka, huwag kang mayabang, grabe! Ang dami ng niligaw sa akin, yung healthy mo ako. Ha? Huwag ka mag-celebrate na marami ng niligaw sa'yo. Dalawa lang yan. Either alam lang tayo, walang naliligaw, o walang lang, malikawan niya. Tama yan. Tama? Kaya alam mo na, di ako, huwag ka mag-celebrate. Makainis pa mga tao. Parang first kiss. First time. Walang malisyo. Malisyosa. Ha? Do you some, do you remember your first kiss? Sige, wala sumagot na. Yeah. Wala nga, wala nga. Yan, gusto mo, ha? Ako na lang, parang ako ng mga friend, ha? Ako na pwede mag-share ng first kiss ko, ako lang. Ilan taon na ako ng first kiss ko? Nasa 25 na ako nun eh, ng first kiss ko. Ay, hindi pala, 24, pwede pala. Nung bata kasi ako, parang ganyan, nung bata ako, ha, wala maling siya, ha? Nung bata ako, bro, pag may nakikita ko sa TV, babae, lalaki, magdidikit yung mga lips nila, may akong naramdaman, hindi ko kayang paliwanag. Sabi ko, grabe! Ano kaya ang pakaramdaman ko pag humahilot? Ha? Kaya nga ho, yung first kiss ko na grabe! Tanda ko pa ang lahat! Pati pwesto ko, ha? Oo! Ala! Nakaganito ako! May lamesa dyan, alam ko, may lamesa dyan! Nakaganito ako, excited! Kinakabahan pa, first time, eh, grabe! This is it, di ba? Medyo kinakabahan pa ako, ha? Yung, hahalikan ko, di makalimutan mo, pangalan Arnold! Ay, hindi ba? Hindi ako ba-dream? Kapatid niya, ano, di ba? Si Leto. Siyempre, ba ba? Eh, di ba? Eto na, di ba? Nung malapit ako yung magkitis, excited! Malapit na, di ba? Aamon ko, may bayan mo. Pag mahal mo pala, wala kang pangalang kung ano, di ba? Basta mo mahal mo. Eto, mga kabampa. Nung malapit na, bigla ko yung Leto. Bakit? Natakot ako. Hindi ko lang gagawin ko, kakaliwa, kakaro, nangangaba ba ako? Ibag din lang, eh, basit lang, gagawin ko. Di ko alam, ha? O baka hindi lang parang, ha? Hindi ko alam, di ba? Baka sisipin yung mga labi, hindi ko alam. Pero grabe, grabe, ha? Grabe, nung malapit mo lang, nung dumikit, grabe, kinilabutan ako. Nagtayo ng mga balahibo. At habang maroon ako, di ba? Yung kalawang kamay tumitigas. Ginagatan mo ng kaliwa at kasabi niya. Kamay pala kang tumigas. Ano ka? Hinahanap-hanap ko yun. Bakit? Ang isang bagay kapag maganda, masarap, hahanap-hanapin mo. Walang pinagkaiba sa inyo ba? Sa umpisa, magdududa kayo, matatakot kayo, pero pag dumating yung oras, kung may kita ka ng 24,000, believe me, hahanap-hanapin nyo ang inyo ba? Tama. Ang ba sa inyo, hindi pa kumikita, hinahanap-hanap mo ito. Ah, mas may pa kumikita ka na. Iba nga sa inyo, di ka member. Hinahanap-hanap mo ito. Kasi alam mo, naposibig kayo naman kapag ginawa mo ng tamang sistema. Kaya ka nanggigigil. Lahat ang umatend, nanggigigil. Pero minsan, hindi maiwasan, magtatanong ka at magtataka. Bakit ka lahat alam mo na yaman ka, hindi lahat tumutuloy? Ano ba yung kinakatakutan talaga sa yung global? Ano ba kung ano? Ang number one fear na may encounter mo dito, ang tawag natin doon, fear of rejection. Pahulit nga? Guys, masakit ma-reject. Kasi ang tao, emosyonal. Kapag ma-reject ka, feeling mo, may mali sa'yo. May insulto ka. Tama ba yan? Kaya maraming huminto, hindi na kayang tanggapin na may rejection. Ngayon pa lang, lagay mo sa isip mo, in global, this is a rejection business. The more na-reject ka, isa lang ibig sabihin, ginagawa mo ng tamang negosyo. Kapag di ka na-reject, nakakatakot yun. Malamang laki na imbitahan. Tama yan? Grabe! Hindi ako na-reject! Ayaw ko na-reject! Ha? Nag-invite ka ba? Hindi, ayaw ko na-reject. Ayaw na-reject, huwag ka mag-imbita. Pero walang niya sa global,
na hindi nag-imbita at hindi na-reject. Ibig sabihin, every time may reject ka, matula ka kasi ginagawa mo negosyo. May setting, rejection? Wala ka pang asa yung gabarin, nire-reject na kayo. Hindi lahat ang gusto mo sa buhay mo, nahukuhan mo. Rejection yun. Tama? Siguro na lahat tayo ay naka-experience sa sumara ng jeep. Alam mo ba yung jeep? Sa medis mo, kapag yung jeep. Ikaw ba yung nakasakay na? Halimbawa, ganito. Para, may mga pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Hindi ba't rejection yun? Nung lumagpas ang jeep, naging yaka ba? Para! Malakarin mo lang? Hanggang makaulong sa bahay mo? Hindi. Kasi alam mo, ang reason kaya lumalagpas ang jeep. Pinuha na, bawal ang sabit, o kaya naman, pag-arangin na. Ang gawa mo, para, lagpas. Okay lang yan. Para, lagpas. Para, lagpas hanggat may pumara sa harapan mo, makasakay ka at makapunta ka sa gustong puntahan. Walang pinagkaiba sa global. Gusto mo yung global? Ayaw mo? Lagpas! Ang global. Ay, lagpas! Ay, lagpas! Hanggat may magpara sa iyo, sumama sa iyo, at sabay mo makuha ang pangarap sa global. Tama doon? Normal ang rejection. Hanapin ang mga tao na gusto. Ngayon ba ito mara-reject? Normal yan. Ang top owner, si Carlo de Ventura, earning 2 million puma. Malaking pera yan? May kumili ko na 1.5 million. May kumili ko na 1 million. Half million. Saan katulad ng distributors? Ang daming silent millionaires sa global. Yung mga tao binanggit ko na yumayaman sa global, may mga magandang resulta. Hanggang ngayon, sila ba'y nag-iimbita pa rin? Yes. Ang tanong, lahat ba ng mga tao iniimbita nila ay sinasama sa kanila? No. Ibig sabihin, kung sila nga may mga magandang resulta na, magaling sa global, nag-reject pa rin. How much more kayo na nag-iimbita pa lang na wala pang resulta? Ibig sabihin, walang mali sa kumpanya sa produkto sa marketing plano, even sa mga top earners. Walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung taong iniimbitahan nyo. Tama? Huwag kayong maulit. Saan sa gusto mo, meron sasama sa inyo. Ano yung dapat mong galing? Ang dapat yung galing, huwag kayong mag-focus sa mga taong nagre-refer sa inyo. Kasi, masaktan ka. Iwasan nyo muna. Ano yan, sir? Andrew, halimbawa ito mga taong to, inimbita mo lahat, at lahat sila nag-reject sa'yo. Ano ang mara naman ni Andrew? Ha? Masakit? Hindi masakit yun. Napakasakit yun. Kaya nga sila naaisip. Ang dami inimbitahan, hindi sumasama, masasaktan ka. The more marami kang inimbitahan, the more ang sakit na maramdaman mo. Andrew, ibayin ko yung question. Andrew, lahat sila inimbitahan mo, brother. Tapos lahat sa'yo, sumama sa'yo. Ano maramdaman mo? Hindi masaya yun. Napakasaya nun. Tama? Ibig sabihin, ikaw din pala ang mag-iisip kung masaktan ka o masaya ka. Ang gawin mo lang, mag-invest ka ng mahabang oras sa mga tao ang interesado para masarap ang pakaramdam. Kapag maramdaman mo na ayaw sumama sa'yo, ba't yung nang-invest ang oras? Kung sino interesado, hanapin mo sinilagay ang kausap mo at kasama. Kapag lahat ng tao kausap mo, gusto ang ginagawa, mag-i-enjoy ka sa ginagawa natin. Kung isipin mo, ang tao rin pala, distributors rin pala ang nagpa-approach sa ating mga sarili. Kayo nagpa-approach sa negosyo. Habang hindi mo kontrol ang inyong emosyon, iwasan ng mga rejection, mag-invest ng oras sa mga taong interesado. Ang rejection ay normal. Ano yun? Yeah. Every time na reject ka, matuya kayo. Kasi ginagawa ninyo ang negosyo. Second, fear of failure. Narinig mo na yan? Ang salitang failure, tunog negatibo. Kasi nakamasip kayo. Mga bata pa tayo, ano sabi ng parents natin? Oy, anak, do not do this. Tama? So yung tao, bata pa lang, bawat kilos niya, iniiwasan niya.
Kasi pag nagkamali siya, may mga galit, meron si sita. Sabi ko na huwag mong hawakan yan. Nabasag ang limbaso. Ikaw naman, huh? Diba? Ayaw mo na magkamali. Ayaw mo na mag-take the risk kasi kapag pumalpa ka, may tayong sisita sa'yo. May tayong mga gagalit. Sa school, pressure ka kapag nag-take ang exam at bumagsak ka. Pressure ka. Bakit? Papagit ang teacher mo, babagsak ka, at paglalaman ng parents mo, mabibagsak ang exam, another sermon. Kung traumatize ka na, magkamali. Baka ka pa lang, traumatize ka na sa lahat ng pagkakamali. Tama ba yan? Normal ba magkamali? Yes. Huwag lang yung pagkakamali mo paulit-ulit. Lahat ng mga tao naging successful sa buhay nila, nag-fail ng hindi isa, dalawa, tatlo, di ba? Kundi nag-fail ng maraming beses. Importante lang, kapag babaksa ka, willing kayong tumayo. Pamilya ba ang pangalang Miriam Kiambao? Isang beauty queen? Isa sa mga reason kaya nangalo si Miriam Kiambao nung siya'y lumarampa sa beauty queen pa, diba? At nag-dumagsak, medyo nakalipog na nadulas. Para ba? Nung siya ba nadulas? Sabi niya guyak, asa ba mahiyak? Diba? Diba? Ang ginawa, tumayo na siya. Pinapos pa lumarampa niya. Sabi yung mga taglaki na bayan to. Isa binapahiya, umiyak, tinapos sa dapat yung gawin. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Kung kayo ay nag-fail sa relationship, sa business, sa employment, o sa bangmatuking company, lose and lose alone, tapos na po yun. Ang importante lagi, yung present. Importante, ngayong November 20, 2012, willing kayong tumayo ulit para makuha ang inyong mga pangarap. Mayroon ba? Palagdagan mo yung kaya naman? Yan! Mayroon ba? Ang founder ng Honda Motors ang pangalan Soichiro Honda. Sinit ba Honda Motors? Tama. Ang sabi ni Soichiro Honda, success is 99% failure. Minsan ang tao ang nakikita lang yung resulta. Tama? Pero hindi nila nakikita yung mga pagdaan na kung kailang beses lang bumagsak sa buhay nila. Ang nakita mo lang yung 2 million, 1 million, 1.5 million, half million na mga distributors na kumikita sa global. Hindi nila nakita kung ilang beses nila na-reject, na-payat, pinagtawanan, nilait, pinalipusta, at niraka ng bangal. Grabe yun, diba? Grabe yun! Ang sabihin, how can you appreciate the word success kung hindi mo alam ang certain failure? The more na to fail ang tao, the more kalim magiging successful. Pinoprocess lang yun. Kasi laging meron learning sa failure. Walang sayang kapag nare-reject ka, kapag nakupulog ka, kapag tikitawalan ka, walang sayang the more ginagawa mo yung global. Tama? Kasi doon laging meron learning. Tama? So, tanggal ang dita, siguran mo lang, tanggal ang takot. Now, ano ang nabisa ka sa global? Simple. Dito sa global, binubuhay ang ating mga pangarap. Masarap bang pag-usapan ng mga pangarap? O naman, gusto mo ng house and lot, gusto mo ng kotse, gusto mo makapag-travel, masarap pag-usapan yung mga bagay nito. Kaya ganun dito kayo eh. Pero minsan, kaya pala ang pangarap hindi makuha kasi kapag nakita mo kung magkano laman ang wallet ninyo. Tama ba yan? At yung lang itong marketing plan, nagbura yung mga pangarap natin. Ang sarap ng harap, house and lot, 50 million, 100 million bahay na ganda ba yun? Yes, how can malaki yun? Ang taong pinakamarap, hindi yung taong walang pera. Ang taong pinakamarap, yung taong walang pangarap. Libre yan, kaya huwag mo titipirin. Tama ba? Kung mag-house and lot ka, kailangan ba ang kotse? Anong kotse gusto mo? Para malaman, anong kotse gusto mo? BMW, ha, meron mo pa. Porsche, maganda Porsche? Sino na Porsche daw? Ito Porsche. Akiya mo lang, Kiya.
Darling, ako po, nagkaroon ko ng chance na, sabi ko, girl, ano kaya ang pakirandahan kapag kapag basa ay mabati, kinis ko eh. Krap. Ang pinaka-chain po ako. Paano para sa ay mabati? Humanga talaga ako. Bakit? Pag maraming tao, grabe ko sa lumang lakad. Ang galing sa lumang ano? Namihagdan mo. Ngayon nakatulong ko lang lumakad ko. Isin na ba yung Martin? Experience lang yun. May kontra na sa'yo, okay lang ba? Mayroon na tiyempo ko na. Nag-MRT, babae, sosyal, grabe, amputi talaga, makamino. Haba ng buhok. Pagong ligo, sosyal. Siyempre, sa MRT, wala lang mga Boy Scout. Huwag tayo po, nakasabit. Huwag tayo sabit, tayo po. Ano, sabit po. Nakatayo, iba pala, tumayo, o sumayo, at tumayo ang mga sosyal. Sabi sa dito na, excuse me sir, sir yung payo niyo po tumutuwa sir. Maraming mamama ito. Hindi na lang yung layo yung pat. Ayun niya. Ang gumagbeta! Sir yung payo niyo po tumutuwa sir, napakamanak na mama ito. Habang tumatakbo, nilagbog ko naman, sa'yo yung payo mo po, tumutuos ko. Tumakbo yung mama. Wala ka naman ng payo. Kung tumutuos ko, bayo ang huyo mo meron. Mga babae, gusto ba lang yung tutusok? Million-million ang halaga ng ating pangarap. Ladies and gentlemen, especially sa mga first-timers, ang presentation ko, mahal yung kwento, mahal yung jokes, para huwag ka lang antokin.
pwede ninyo yung mensahe ko. Maliwanag ko yun? Yes. Ang point natin, million, ang pangarap natin, kaya pala mga tao ay mangarap kapag nakita mo reality. Paano ka mangarap kung ganyan lang kalaki at kinikita mo? Tignan mo, Brennan, paano magkakasya malaking pangarap sa maliit na income? Ang ginagawa ng mga tao, yun tayo ng mga pangarap ang kanya pinapaliit. Tama, tama. Yung pangarap ko, power! Yung matipang makuntin ito ko nga kung lumiit ka. Kaya tayo, kontento tayo kung meron tayo. Wala na gamotivate sa atin. Pilipino lang po ang may kasabihan pag may kasi ang kumot, ba't tutong? Bakit hindi malaki na ng kumot mo para magkasya ka? Bakit hindi malaki na ng income mo para ang pangarap ay makuha? Pagkita ng pera, ba walang pinagdadalingan? Either kayo ay mag-empleyado o mag-negosyo? Yes or yes? Yes. Ang empleyado, matalino, magaling, masipag, pero yung mayaman, yung mga amo nila. Yung mga kumpanya. May mali ba dyan? Walang mali dyan. Ganun talaga ang usapan. Magtrabaho ka, kahit anong galing, palibot sipag mo, susweldo ang kita ng quincenas katapusan. Paano kung yaman kayo kayo quincenas katapusan? Hindi ka pa nga sumusweldo, nangungutang ka na. So, mga pwede ngayon, walang mga friend. Anong date na ngayon? 20. Kumpiyado ka, kumusta yung sweldo mga 15? Nanganganib na ba? Malang, pag hindi na 20, 25, nanganganib ka na. Aabangan nyo ang katapusan. Hindi na hindi pa ka dumadating yung sweldo, alam mo na at kung saan may babayad yung sweldo mo. Mangangarap ka pa. Kaya palang tayo na mangarap. That's the reality. Tama? Kaya dito, pinag-usapan dito, yung pangarap nyo, pwede makuha kasi kikita ka ng pera. At yun mo natin, kasi minsan po, speak of pera, minsan yung mga lugar ako pinupuntahan, kapag napupunta ko ng pera, nalalabangan sa atin yung mga tao. Masintabi, kasi normal na magpupunta ko ng pera, hindi para pagmamabang. Para motivate ka lang, kung nangyari sa amin, posible mangyari sa inyo. Malilanag ba lang? Masarap ang pag-usapan ng pera? Ang pera ay masama. Ah, kung sa masama, gagamitin. Pero ang pera ay importante. Pag-isip lang sa umaga, kailangan ng pera. Tama? Sa bahay, obserbahan ninyo. Obserbahan ang bahay. Ano? Ayan, normal o kubo na pinag-ahalaw na magkasalo ng mga magulang. See? Isasagot ninyo. Pera. May boses ang pera. Kung sino ang may pera sa bahay, ay siya ang hinihintay gumawa ng desisyon. Tama ba yan? Pag may problema sa bahay, hindi hinahanap ang panganay, hindi hinahanap ang matalino, ang hinahanap kung sino may pera. Kahit gwapo ka, hindi ka nakapansinin. Wala ka bakat ka, matalino ka, gwapo ka, pag wala kang pera, hindi ka kilala. Bilang-bilang na yung gwapo na may pera pa. Bilang lang yan. Ang tawag dyan, parang lang yabang. Bilangan nyo, ha? Tama ba yan? Sa bahay, pagbasa ka panganak, grabe si Junior, may sakit, kailangan mo. May sa hospital. Mayroon ba nakasabi, talaga na po si Kuya, matalino siya. Wala! Ang tatawagin, kung sino na pera, kahit bobo ka, kahit bunso ka, kahit buhintay. Tama? Sa magmamarkada, sa mga kalakihan, lalo na, pag maiinap, naman kayo, kung sino walang pera, siya ang tagabihin ng ngayon. Ito saan? Di ka lang pinutang mo na ka lang, ang badambag! Well, go back! Oh, natatakbo na! Mali, gusto mo rin? Chicharon, gusto mo? Samahan ko lang? Tama, tama. Nakatatawa po ng nangyari. Lalo ngayon, mag-Christmas season na. Kahit walang season na Christmas, punta mo ng mall, lagi naka-selfie. Alam niyo ba ang sale?
walang kwenta ang sale pag wala kang pera. Kahit talaga 90% discount, walang kwenta yan. Tama o tama? Ang confidence level ng tao minsan depende kung magkano laman ang wallet mo. Tao, pag may pera, alam mo tayo. Pag walang pera, alam mo rin tayo. Basta nito ka, pag walang pera, alam mo. Hindi confident. Pag nasa mo, dahan-dahan. Baka makabasa ako dito. Nangyari, nangyari. Yes! Potential lang sa mga appetite mo, depende kung magkano naman ang wallet mo. Pag wala kang pera, grabe din pansit, maskin-masin na pera. Ito. Pag nasa restaurant, tayo na kaya sa restaurant. Pag nasa restaurant, meron mo mo? Sa ating tingin, kanan yung kanan? Ano sa kanan? Presyo, grabe, stick favorite ko to. Pag nasa ang presyo, wero. Baka di mo tinawalan ito. Nakatatawa po, nangyari ba? Eh, may mga Pilipino, pinansyo ito. Wala pera. O, walang pera, pamilya. Basta po, tatay, nagmamahalan kami. Nagmamahalan kayo ang anak mo rin, ma. Isang linggo lang hindi ko makain. Sabi ng mga anak mo, tay. Gutom na po kami. Siyempre, tatay ka parang motivator ka. Mga anak, gutom na ako. Huwag kayong mag-ala. Ako ba ang gutom? Pabalo, mahal ko naman kayo kang papagod. Hagod, hagod. Hindi po, dear. Kaya dapat open-minded ka. Paano ka magkakapera kung sa 60% pa? Baka mga friend, walang masama sa employment, lalo na kung kayo ay well-compensated. Pero kung mga pangarap kayo, work ka sa kundang employer, wala nga mula kang extra income. Why? Ang buhay ng tao parang kotse. Kapag wabiyan, kailangan na spare tire. Masiraan ka man, hindi ka makapit yan kasi ipapalit ka. Sabi ko, okay lang, pero iba rin meron kang extra income. Kaya ang hindi ba nabuo? May trabaho kayo wala, hindi ko shanty kayo, hindi. Pwede nang gawin natin global. Maganda ba yan? Yes! Guys, ang empleyado, pwede shanty, pareho pangarap, pareho mayaman, mga negosyante. Ito ang good news. Kapag ito, wala yung global, hindi kayo empleyado. Ang tayo sa inyo, negosyante ka agad. May concept sa negosyong ito. Kapag ginawa na yung global, ang first concept, ang tawag sa inyo ay boss. Masarap ba maging boss? Yes. Control mo yung income, control mo yung oras. Pag naging global ka, boss ka dito. Yung tao naging boss sa'yo, hindi mo yung boss. Ang kami, management, BOD, yung global, hindi mo yung boss. Walang employee relationship sa lugar na ito. Tama. Nauna lang yung exposure mo. Pero lahat tayo equal. Lahat tayo business partner. Lahat tayo independent distributor. Maganda ba lang? Yes. Tama. Boss ka, control mo income. The company is giving you a blank check. Kung magkano gusto mong kitain, kikitain mo lang. Trabahoy mo lang. Pwede 50 mil, 30 mil. Pero sa 1,000,000, 500,000, depende sa'yo. Maganda ba lang? Control mo nga ito. Pag may boss, meron empleyado. Kanina, nabanggit ko yung sa'yo rejection. Pag kinapektuhan kapag ka nare-reject, lalo ka ang maapektuhan sa rejection kapag yung tao ng butuhan mo, walang-wala na nga ang labang pa. Tama ko yan? Yung taong mayaman, pero mayabang, yun ba'y nakakainis? Yes, pero may isang karapatan magbayabang kasi mayaman siya. Meron bang taong walang-wala na nga, mayabang pa? Kaya ka maapektuhan kasi alam mo nga walang sa kinikita, pinimbitahan mo, pinimbitahan mo, ang
example, mayroon kayo nabit ng empleyado. Alam mo, mayroon ang sweldo. Bakit? Gusto mo kikita ng pera? Ano sabi ko yun? Gusto ko sa amin. Kaya lang, may akong sayon. Busy ako. Tingit! Pwede mo gano'n? Busy ka, ang kinikita mo, 10,000 pesos per month. Alam niyo ba nga kailangan ang tao kung busy? Kung magbabago ang buhay? Ay, hindi okay. Busy ka, pero magbabago ang buhay mo. Ang tanong, saan ka busy? Busy ka, parinaman ang ibang tao. Talino, sipag, at galing mo, ginagamit ang itinap ng ibang tao. 10,000 na sweldo mo, busy ka, wala kang time, hindi yan net, gross yan. May tax ba? Malamang ang sweldo mo, 9,000 lang. God, gusto mo sa iyong kami. Kailangan ba ka parin? Magkano ang budget per day? Kung 150 pesos per day, kakain ka ng 30 days, magkano yun? 4-5 yun. Huwag mo yung computer. Number is ko na yan. 150 pesos. 40 years ko na nagawa. Tama yan, tama. Ang natin sa iyo, 4,500 dollar. Gusto mo sa income, ayaw mo, wala kang time. Para saan? Sa profile. Pamasahin mo yung 5. Ang natin sa iyo, malamit ang 3,000 pesos na. Ano nangyari ito? Kailan natin, may empleyado halos, wala savings. Tama? Sa iyo mga tao, 10,000 yan. Siyempre, paano mga tao, kumikita ng 15,000, 12,000, 10,000. Ano? Alam niyo ba? Kahit ang sweldo mo sa 10,000, 15,000, 30,000, 50,000, wala ka rin savings. Kasi ang tao, dabang lumalaki ang sweldo, ang lifestyle na babago. Yung tao kumikita ng 5,000, wala savings yan. Magsusubay. Pero kumakaya sa mga pointon. Tuturo, mana, isang rice na dyan. Tsaka dalawang sa bahay. Tama? Tama, sir? Pag 10,000, 15,000, pag misa-misa, mag Jollibee, McDonald's, kapag galbet, kung pinag ka, mag-uupay ka ng salsaki. Ayaw mo na mag-tricycle, mag-jeep, misa-misa, mag-taxi ka. Pag nag-30,000, kung pinag ka, kukuha ka ng mga second hand na kotse, banyo ka, mahulugan. Pag may kotse ka, isang pamilya din yan. Ang lifestyle, nagbabago. Usapan, wala kang savings. Wala kang time, busy, wala lang. Kung mabago mo yun. Kaya wala kang time, kasi ang trabaho mo, 8 to 5. Tama? You're working 9 hours per day. Totoo ba ito? Yes. Ang tanong, you're not working 9 hours per day. 8 o'clock in the morning, dyan ka lang magigising. Ang busy mo, 6 a.m. The moment gumising ka, counted sa trabaho mo yun. The moment doon ka matamog, counted mo yun. Kasi mag-prepare ka, maligo, mag-bills, mag-biyahe, counted sa trabaho mo yun. Kasi nga, pato save time, naka-upo ka, nakapikit ka. Nakisir ka, nagkakapit ka. Ito yun, ito. Para mag-save ng tao, sayang nga, try, pikit ko, di ba? 5 p.m. nasa bahay ka na ba? Malamang, kasi dyan ka lang mag-time out. Malamang, alas 7 na sa bahay. Yes or yes? Yes. Meaning you're working 13 hours per day. Kailangan matulog? Yes. Of course, hindi pa alas tulog mo. Ang tulog mo, kaundi sa trabaho mo. Kaya kailangan matulog para mo ang lakas, magpasok na bukas. Saan? Huwag ka matulog. Morning, sir. Tanggal ka sa trabaho ko. Yes or yes? 21 hours yan. People have tayo na 24 hours per day. 21 hours ang na-consume mo. Ang natira sa'yo, 3 hours pa lang. Ang tayo
pag dyan, kumain ng titlong. Kaya pala minsan, sa pag-uwi mo, ang anak mo, tulog na. Pag alis mo, ang anak mo, tulog pa. Yung hindi ka nakilala sa bahay, pati aso mo, hindi ka kilala. Ano mo? Ano mo? Pati aso mo, hindi kilala. Guys, good news. Kayong lahat, mabibisi ng pakikinig sa akin. Pero good news, hindi lang ang company ng laman. Ang laman kayo, mismo. Maganda ba yun? Maganda yun, yung oras na gagawa mo rito ngayon, yung best mo, ang maghinabang kayo, kaya tayo paganahan. Tama? Alam mo, ito, kapag, ito ba yung training? Ito ba yung seminar? Sa kapagandang seminar na pinuntahan ko sa hotel for 12 years. Hindi ako na-excite sa mga seminar. Bakit? Ang speaker, hindi speaking, naka-Amerikano, ka-PowerPoint. Ang ganang motivate. Alam mo, sabi sa amin, kayong mga empleyado, galingan ninyo, simpagan ninyo, para yung naman, hotel na ito. Correct? Paano kayo yaman? Kung pinag-usapan, paano kayo ganahan? Na-trend sa mga seminar kung pinag-usapan ang pagyaman na kung pala-ano. Hindi ka maalala. Tama ba yun? Yung contribution mo, papatayan ka bago makuha. Kaya nag-iingil na tayo dito. Kasi alam nila, equal opportunity, lahat pwede namaman. Maliwanan ka ba yun? Are you learning? So, kapag ginawaan global, ang tayo sa'yo, boss. Yung first concept. Second, kapag ginawa yung global, ba't maganda? Kasi pwede mo i-apply ang isa sa mga sikreto sa pagyaman. Ang tatawag law of leverage. Pakilunit? Ang law of leverage, multiplication of time through others. Papapakala ginawa sa ang tao, huwag kang maasa sa sarili mong talino lang at sa dalawang kamay. Kailangan maparami ninyo ang sarili mo. Kailangan maparami mo ang kamay mo. Tira mo. Nakakatakot ba? Hindi nito octopus. Hindi nito lang na ang kamay pinapadami. Ang low leverage, wala ka pa sa pag-network hapon mo ngayon. Sa bawat mga tahanan ninyo, meron ba tayong kasambahay? Wala ka meron sambahay, instead mo kayo malinggay, magluto, malaglaglaba, malansya, kumukuha ka ng tao na magkatrabaho para sa iyo. Para magawa mo yung dapat mong gawin. Leveraging yun. Sa negosyo, ba't mayaman yung mga negosyante, Henry C., Gokong Wei, Lin Shutan, ba't mayaman yung mga tao yun? Kasi, yung at kayo may leverage. Lin Shutan, may-ari ng Philippine Airlines, Fortune Tobacco, Arab Bank. Yossi, Hulk Champion Winston, magkano ang statistic ni Yossi? 2 pesos? Yes or yes? 5 lang ang kita ni Lin Shutan sa statistic. 5 lang ang 5. Mali at malaki. Mali ang 5. Ilang minuto na pagiging yung sikat na minuto. Ilang minuto na yung ubusan ka sa mistip.
para sa Cebu, Bacolod, Iloilo, saka sa Philippine Airlines. Isa pa minun. Ang pay, lustutan, kahit nagpapay niya, narutulog, nakipagkwentuhan kapag gulagot. Gumagamit ang kanyang produkto o servisyo, kumikita ba siya? Siya ba nagbenta sa'yo? Kilala ka ba niya? Kumikita ba siya? Kumikita ba rin ko? Yung ginagawa ng lustutan, ang ginagawa sa yung global. Ano pangalan dali? Christine. Si Christine, palakpan natin. Si Ma'am Christine, umakatest at global. Sabi Christine, big lobby. Ang ganda pa ng global. Maganda yung produkto. Tama? Yung mga produkto, baga na ba yung tatay ko? Kasi tatay ko, maganda yung dispinary niya. Ha? Si Christine, inimbitahan si Cynthia. Kapag si Cynthia, sumama, si Christine, kikita? Inimbitahan ni Cynthia si? Ako yung ikat. Ikaw sir, pangalan? Benjamin. Si Benjamin, kapag sumama, si Christine. Si Christine. Kikita? Yes! Si Benjing, dahil masayang tao, pag-ganyan. Si Benjing, kuya na! Ang dami ng bitahan! Pati ng bitahan niya, dahil ang tatay ka ba? Ako, tabangin, ako, tabangin, di ba? Lagi ka si Benjing! Alam mo pa bro, ha? Yung mga hindi ng Benjing, umabot sa resort. Besides, hindi dalaw! Yung mga tao ang inimbitahan ni Benji, inimbitahan niya. Yung ba, kinala pa ni Christine? Si Christine ba nagbenta? Hindi. But every time they use the product, they share the business, si Christine kumikita ng pera. Wala pa kayo ba si Christine kay Mr. Lushitan? Siya si Christine Tan. Pinapaka natin. Tama? Tan? O. Bakit maganda ang global? Kasi kahit ano ang background boutique o, pwede kayo maman. Hindi kailangan matalido ka ba? Koneksyon ka ba? Bayaman ka ba? Negosyante ka ba? Wala kayong pakailangan kung ano ang background nyo. Hindi ko na opportunity. Usapan dito, may pangarap ka, 18 hours ka. Ah, kabis ka lang, pili naman sa global. Sa Bohol, Taglara. Layo pa dun yan, grade 5. Physical driver, ba't naging luminaryo? Habis sa isang man, 200. Nakapadjuro sa Mayo. Grade 5 yun. Bakit? Hindi naman lahat ng downline o prospect sa grupo ni Mayo, pero grade 5. O physical driver. Tama ba yun? Yung grade 5, may karawat. Yung grade 6, wala ng high school, college, negosyante. Tama. Hindi ko nakalimutan. Napunta ako sa kabaratuan. Yung isang natin sa harapan ko, 80 years old. Sabi, yan, Mr. Linton. Kapag 80 anos na ba ako, pwede pa rin naman tayong liyabal. Sabi ko, no, pwede po. Kasi hindi ko mo 80 anos ka, lahat ng prospect mo 80 anos din. Tama? Eh, lahat ng 80 anos, ano mo? Tama, gusto mo rin, di ba? Ibig sabihin, kahit ano pa ang bagay mo rito, hindi malaman kung sino-sino mga tao kasama sa'yo. Kung saan ba halimbawa, hindi ka magaling. Ikaw, hindi ka magaling. Magsalita. Paano tayo inibita mo? Galing magsalita. Wala ang kilala, hindi inibita mo, dami kilala. Tama? Ang pangarap mo kotse, inibita mo, pangarap eroplat. Ano? Ikaw na ibang tayo. Tama. Tama, ang tayo dyan, your favorites. Next concept, but maganda yung global, because this is a
helping business. Pagalit niya? Hindi kailangan sa global kung wala kayong tao, pinayaman. Yun ang ating difference sa mga traditional business. Sa traditional business, kailangan magkaaway-away, may competition, o magic limo, pag meron kang tindahan, o Andok's Chicken. Pag meron Andok's Chicken, yan, wag dito sa Andok's, doon ka sa Baliw, wag masarap ang chicken doon. Walang ganun, malamang sa negosyo, traditional business, malamang sila ano pa yung kompetensya mo. Iba ang ang global, helping business. Bakit? Kahit dito, kahit hindi mo downline, kahit hindi mo upline, ang tawag doon system line, o body line, o post line, kapag yung ibang grupo, yumaman din, nangikinabang ka. Kasi kaya ng ibang grupo, the same company na pinatrabahohan mo. Tama ka. Kaya matuwa ka dito, kapag may ibang grupo, yung mayaman din, huwag ka maingit. Kasi healthy yun para sa kumpanyang iyong ginagawan. Maliwanag ka ba yan? Next. Now, ang concept pala ng global, Bosca, Lopedres, Heaven Business. Ang tanong ganito, at malamang napasok din sa maisipan ninyo, ano tama ang sinasabi ng speaker? Pero hindi pa lahat sumusunod. Tama ba yan? Bakit hindi sumusunod? Akala ng mga tao, kapag nag-join ka sa global, inaman ka na. Kayo ba? Tingnan mo, kapag nag-pay-in ka ba? Inaman ka na? Hindi garanti na mag-pay-in ka, inaman ka. Kahit mag-seven heads ka, hindi garanti na inaman ka. Hindi ko mo na 7,080 ka, payaman ka. Requirements lang to. This is just your license para makapag-invite. Tama? Kahit anong turo ko sa inyo, kahit i-motivate kita, i-guide kita, kahit marami kang prospect, marami kang kilala, marami kang connection, hindi ka pa rin wala na sa global kapag hindi ka member. Tama, tama. Dito ko nag-ibisa. Tama ba yan? Grabe! Lahat na makasya niya, master ko niya, dami kong konta. Prospectless, oh. Mag-member ka muna. Oh, ngayon, member ka na. Ayaw na ba? Hindi pa rin. Kasi member lang, para makapag-invite ka. Tama? Ano ba tayo mo sa'yo? Next mo dapat na rin, aaralin mo. Kaya dito, oh, ay, mag-member naman ako dyan. Hindi mo ko umaman eh. Ang tanong, ginawa ba ng tama ang negosyo? Kapag ba ako makalala, oh, ang punta, bakit mag-member na ako dyan eh. Hindi mo ko umaman eh. Ang next tanong, ano pa ginawa mo? Ha? Kailangan na gawin? Hindi, ako na gawin ito. That's right, kaya may dapat gawin. Tama? Sa mag-member, kailangan pa ng dentista. Kaya kung magaling kang dentista, kapag ikaw walang lisensya, ikaw kaya magbunod ng ipin. Pwede ka mag-drive? Wala kang driver's license? Hindi ka pa rin pwede mag-drive. Para lang ilalang, remember, hindi ka pwede mag-invite. Malilanan. Dito, kailangan inaaral ang negosyo. Lahat ba ng bayo kailangan aralin? Yes. Huwag kayo mainit kapag inaaral ang negosyo. Ang problema ng mga tao, madaling mainit. Yung mga crew, Jollibee, Chowking, McDonald's, mga waiter, bago maging crew, bago maging waiter, inaaral ba yan? Sikat mga Starbucks. Ang Starbucks, bago makapasok doon, kailangan lahat ng kwas ang timpla ng kape. Kailangan mo aralin. Ayun ko yun. Magkaresulat din ang mga tala Starbucks. Let's say, 20 mil. Pero bago yan, nakapapos sa Starbucks, kahit graduate ka, minimura mo lahat ang timpla. Lahat.
at ng timpla, kailangan mo rin. Ibig sabihin, bago kayo sayang sa harapan ng Starbucks, mahabang training ang nadaanan mo. Ang sweldo, 15,000-20,000. May mga janitor ba yan? Yung mga janitor, kapag nag-apply, bukas, janitor ka agad? Hindi, aaralin din yun. Ituturo, huwag yung umulinisin. Kasi, pag-janitor, yung magmamak, hindi basta-basta magmamak ko yan. Ha, hindi pwede yun. Baka yung magiging magaling dun yun. Diba? Patala ito. Sa pagmamak, may tamang sayo sa timbayan. Ha? May tamang piga at may tamang hagot. Ha? Ang point ko, kung ang pagiging ko, inaaral ang sweldo, 10,000, 15,000, 20,000. Kung yung mga janitor, 8,000, 7,000, 5,000, inaaral. How much more 24,000 pesos per day? Tama? So dito, gusto nyo humaman, at rin nag-member, learn the business. Bakit? Kapag isang bagay, alam mo, confident ka. Kailangan i-build ang confidence level mo. At maging confident ka lang kapag alam niyo ang ginagawa niyo. Anything na ginagawa mo. Kapag alam mo, malakas ang loob mo kahit sa kapupunta. Kahit sinukulosap mo, hindi ka takot makapagpuntuan kasi kapag nagtanong sa iyo, kaya mo sagutin. You have to build your foundation. Pundasyon. Parang building. Ang isang building, hindi tatayo yan na walang pundasyon. May nakita ka bang building to? It's building to my new power. Ha? Parang building to my new power. Walang pundasyon. Humangin lang. Sumandal ka lang. Hindi lang aso, kukulaps to. Tama? Kailangan maghukay ka ng pundasyon. Mas mataas na building ang gusto niyong italo, mas malalim na pundasyon ang kailangan niyong hukayin. Para kahit anong lakas ng hangin, ng bagyo, hindi maapektuhan yan. Itong building na to ang nagre-represent ng mga dreams niyo. Para ang dreams mo, makuha mo, kailangan magkuha ng pundasyon. Mas malaking pangarap ang gusto mong makuha, mas magandang kotse, mas malaking bahay, mas maraming savings, mas malalim na pundasyon. Ano yung pundasyon? Ang tawag natin doon, pakiulit? Very good. Knowledge. Alam natin from the word knowledge, if you know what you are doing, you have an edge. Lamang ka kapag alam mo ang ginagawa mo. Si Manny Pacquiao, may laban ulit? Si Manny Pacquiao, at kung sino nang magbubuksingero, we're always confident sa paglaban, pinat. Kasi, bago sumala sa boxing, ang bawat boksingero, naghahanda. Mentally, physically. Tama, yung endurance sila yes. Kayo lahat, ito ang boksingero. Isang sapak lang sa atin, parang nagpa-tayo, pakay-tayo, basag mukha natin. Yung mga boksingero, train silang sapak-sapakin. Tama? Gusto mong nangyari sa inyo, mag-build ka ng foundation, kalaman. Para pag harap mo sa mga tao, kapag inibitahan mo, magtanong ko sa iyo, hingiti ka lang. Kasi alam mo ang sinasabi mo. Bago ma-absorb, yung knowledge na yan, kailangan meron kang conditioning. Condition mo utak mo. Ano yung condition? Kailangan nakatulong mo. Kailangan nakatulong mo. Parang gitara. Ang isang gitara, kahit anong ganda, pamahalin, pag wala sa tono, pag tutugtog mo, ang sakit sa tenga. Pero gitara mo, kahit numurahin, kapag nakatulong yan, masarap pakinggan. Tama ba yan? Nakap. Yung mind mo, kailangan maka-tune din yan. Papalit-tune. Papingin mo. Ang paglama sa inyo dahil hindi naman galing. Talino ang usapan. Gusto mo maging successful sa inyo dahil kailangan 85%
kailangan maganda ang attitude mo. Kailangan pala maganda ang ugali. Yun na ba ugali? Attitude. May mga tayo nabagtahan ka, pero, dyan ba sa yung global kapag ba-discarte ka, tamang ka na? Hindi. Hindi garanti na ikaw ba-discarte, nalaman ka dito. Pag magiging sa sales, nalaman ka pa sa yung global, hindi pa rin. Kasi minsan, may mga taong may background sa sales, hindi lahat ha, pero minsan yung mga tao mayroon mga background sa sales, yun ang mga taong mahirap turuan. Tama? Nako. Yan ba sa'yo mo? Chicken mo sa akin. Top macho rin eh. Tayo ng brochure. Akong bahala dyan. Top macho. Nako. Saan? Sa top over. Ibang sales. Sa networking business. Kasi nga sa networking, attitude pag-usapan. How many percent? 85%. Attitude is more important than skills. 80% pa kailangan. Ugali. Kailangan nyo mag-humble down. Kailangan nyo matuto. You have to open your mind. Bago po tayo nakabukas ang mind. Because your mind is like a parachute. It is best use if it is open. Yes or yes? Try mong tumalis pero plano, nakaparachute ka. Huwag mo pabubuksan. Patay ka. So, ganun mo ng utak. Kailangan nakabukas. Ano rin? Sino mga tao ang harapan dito? Yung tao matalino. Kasi ang tao matalino, ang daming alam. Ang tao maraming alam, mahirap turuan. Ang utak ng tao, parang baso yan. Pag may laman, subukan mo sa laman, umpaap, kapalang tubig. Wala kasing paglalagyan. Ang utak, ganun din. Marami kang alam, mag-feed ka. Wala ma-absorb. Kailangan ang utak mo, parang baso, na walang laman. Para pag kami nagsalong, lahat ma-absorb mo. Ibig sabihin, ang lumayat para sa global, yung mga tao, walang laman ng utak. O, tuwa-tuwa yung mga bebe. Yes, bebe. Ha? Ibig sabihin, ayaw rin bebe. Paano mag-matalino ka? Okay lang yan. Kung matalino kayo, okay lang yan. Ang sa amin lang, kung gusto nyo masagawa natin, ang ginagawa natin, gusto nyo isipan ninyo para ma-absorb mo, sabihin namin. Mahirap turuan ang taong maraming alam. Yung, naku, alam ko lang! Kapag ikaw ay nagkaroon ng sakit, na acne, ano yung acne? Alam ko na yan! Attitude. Diyari yan. Tandaan nyo, ladies and gentlemen, iba ang alam sa narinig. Kung ito yung alam mo na, dapat malaman ka ng atin. Narinig mo, hindi mo ito alam. Yung mga ato nyo, malamang katayin mo yun. Maraming mga nikinig ngayon dito ng mga appliance na yung mga resulta na. Iba na banggit yun, kasi baka nila banggit lahat. Iba dyan, gold executive na, ibang ato nyo, nasa global ambassador na. Merong Mendy ng Mini Circle, merong SB, may GA. Itama? Yung mga ato nyo, mga AMS, nakatayin mo nyo at kasama mo. Sila nga, hanggang ngayon, kung may kita na, may dinig pa rin sa amin. Kung sila ako may kita at nag-aaral pa rin, how much more kayo? Pag-upisa pa lang na wala pang resulta. Mas dapat mo itong aralin. Tama-tama. Learn the business. At I still remember when you umpisa ko itong network ko. Siguro mga 2 months ang lahat pa lang ako. Hirapan ako. Bakit? Nanggit ako. Karino. Yung mga kasaba. Alam ko hindi ang professional. Makasabaya ko naman na mga retired na iba estudyante, mas madaming grupo kumpul sa akin. Tapos, mas kumikita kumpul sa akin. Kaya ako nahirapan, naisikin ako. Alam mo ginawa ko, pinunta ko yung sponsor ko, bro.
Nilapan ako. At sino kumikita na akong tipa? Alam mo, sabi sa sponsor ko, sir, may sekreto. Alam mo, planta, kapag nakarabig ang sariyat ng sekreto, nabukas ang tenga. Gusto mo malaman ang sekreto? Gusto mo malaman? Ano gusto mo malaman? Ano yung sekreto? Bumilanta, sir. Para yun lang naman kahibigan sa networker ang sekreto, kailangan lahat na pasapihan ko, sundin mo. Mahirap ang napakahirap para sa akin. Mahirap para sa akin kasi ako yung boss, ang responsible staff ko. Hindi ako sanay, o sanay ako na mag-utos, mag-memo, mag-suspende, yung trabaho ko. Tama? Ang sabihin sa akin na susundin ko siya, mahirap yun. Alam mo sabi natin, sir, kung pag-uusapan ng hotel, huwag ka magalala, susundin ko lahat ng kasabihin mo kasi alam mo yan. Pero pag-uusapan bilang sa networker at gusto mo maging successful, sir, wala kang choice. Kayo lahat, pinasarapan ko, gusto mo naman sa Obama! Gusto mo naman! Wala ka pa ng choice! Wala kayong choice kung di pakinggan, intindihin at sundin ang aming sabihin. Bakit? Because sabihin tayo, if you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Tama, tama. Gusto niyo maging miserable buhay mo, ibar ka lakas tayo mga miserable. Parahala yan. Birds of the same feather are the same birds. Kung sino ka barkada mo, doon ka magbibaya. Mr. John, kayo? Sa school, mga pasin nyo, yung mga nang talino, magkakasama. Tama? Yung mga hindi nang talino, magkakasama rin? Yung mga mahingin, magkakasama? Yung mga tahimik, yung mga mangyayin, yung mga konservativo, magkakasama. Tropa-tropa yun eh. Pati yung mga mahilangde, magkakasama doon. Yung sa inyong make, ang bubang yung magkakasama sila. Dahil sa itong global, maraming nakaman. Gusto nyo naman, pabiyan mo. Samahan mo. O ka mga tagal ng global. Kung di ko yung pagkakasya. Yung sigreto. Kaya, so din nga ako, wala ka ganun ko. Ganun ko yan. Sa iyo ngayon, mga post number, mga yung kulang ang nakikita at atin sa akin. At, basta nyo lang ko, maganda ang mga background ninyo, professional, magandang buhay, successful na sa mga career o sa negosyo nyo, huwag kayong magaya. Look at me, listen. Kung ano mo, kung ano man, ang iyong mga background, ang iyong mga career, o walang yan, we respect your profession. Okay ba yan? Yes. Kung may doktor dito, pisakit ako lang, pupunta kita kasi alam mo yan. Pero gusto nyo yung umaman, sa yung global, gusto nyo matuto, kami ang paganda ninyo. May kwento dyan, bagong-bagong. Gusto nyo kwento? May isang bait man, tsaka sa professor. Bago, di ba? Kaya sa akin ka, maganda, di ba? Sabi ng professor, hey, Mr. Boatman, pwede yung pakatid mo ako sa kabilang ilog? Tuwang-tuwa yung boatman, kasi pasahero siya. Yes, sir, sakay na po kayo. Yes, may pasahero ako. Tuwang-tuwang sumasaguan yung boatman. Saguan, saguan, saguan. Sabi ng professor, Mr. Boatman, mabilig ka ba sa Ingles? Ako, sir, mahina po ako sa Ingles. Grade 3 lang po, natapos ko eh. Alam mo, sabi ng professor, ha, ganun ba? Dahil dyan, you will lose what? And fork up your life? Sabi ng mga, ang grabe nila ito. Mahina sa Ingles, one part ng mga, ito nila lang. Grabe ito. Saguan, saguan. Sabuan. Habang sa mga sabuan. Mr. Boatman, magaling ka ba sa mat? Ako sir, mas mahina po ako sa mat. Ha? Walang ba? Dahil dyan, again, you will lose another one fourth of your life. Sabi ng mga po, grabe ito na! Ito! Alaga ng mga ginawa! Sabuan. 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 Nagtanong na naman, Mr. Boatman, sa science, magaling ka. Ako, sir, mahina po ka sa science. Ganun ba? One fourth ng mga buhay na nalala sa'yo? Sabi ng doon. One half plus one fourth, yun yan.
buhay ko. Patabas sa mga sigwensya. Ang gano'n ng Botman, bigyan lang ito ang bangka. Psh! Pagtawid na pagtawid ng bangka, ang sabi ng profesor ay ganito. At ang sabi ng Botman ganito. Papuwating Botman yun. Sabi sa ganyan, hey! Mr. Professor! Do you know how to swim? Sabi ng Professor, hindi! Hindi! Ganyan ba? So you lose 100% of your life! Ha? Ano ba na? We respect your profession. Sa mga tao professional, maganda ang buhay ni... Ano mo naman? Nandiyan na yan eh. Sa amin lang, gusto na ito. Kami ang tanda mo. Ano naman eh? Attitude. Bakit attitude? Aralin? Ano nga aralin? Patuloy lang ang negosyo. Ano bang negosyo? Kailangan alam mo yung mga basic ng mga training sa seminar. OPP, demo, MBO. Opportunity plan presentation, pag-uusapan yung marketing plan. Para demonstration, para malaman mo mga uses ng mga produkto. Ginagawa ko MBO, new distributors orientation. Meron ang bonus sa seminar, ang tawag ASAP. Almost 3 basic seminars ang dapat inyong puntahan. Ilang beses dapat atin at least is how many? 5 times each. Bakit 3 beses? Because this is a good business. Ngayon, bakit ang bulog? Bakit ang bulog? Bulog. Ano na feel mo? Na-excite ka. Kaya lang ang business eh. Yung first time, you got excited. Yung pakalakating mo, oh, you understand the business. Yes or yes? Or third attend mo, you understand it better. Pang-apat, halos na-memorize mo na ang business. Yes. And the fifth attend, halos na internalize mo na ang negosyo. Kaya pa, ulit-ulit. Kapag mo, pas ka pa ng 5 times, mas na-absorb mo, mas dumad. Dali, sa sistema mo. Yung tipong panginig mo na ka dito, hindi malabas mga C27. Ha? Tipong gano'n. Ha? Ano? Yung tayos mo parang kape? Parang gano'n lang yan. Sabihin, may internalize mo na ang negosyo, kaya paulit-ulit. Importante natin ka ng paulit-ulit. Tama? Paulit-ulit para ma-absorb mo lahat. Ang problema ng mga distributors, madaling maunod. Kapag ginawa sa isang seminar, akala, okay na, ayaw na natin. Yun yung mga tao madaling mag-quit. Tama? Madaling maunod. Guys, what do you mean? Let me remind you. 6 years ka sa elementary, 4 years high school, 4 years college, 5 years college, 14 to 15 years ka nag-aral, hindi ka nainip. Ang sweldo mo magkano? Magkano? Hindi, 3,000 lang. Ano ka? May mga taong kilala, 10 taong empleyado, hindi nainip. Tama? Tapos dito, wala ka pang isang taon, magaling ka na kapag mainit. Huwag kang mainit kapag naglaang global. Gusto niyo yung maman eh. Learn the business. Ngayon pa lang, hindi pwedeng hindi mo alam ang negosyo. Ulitin ko, ito ang pinaka-basic. Negosyo mo ito, kailangan aralin mo. Maliwanag ba yun? Yes. Aralin mo,
as soon as possible. But hindi dapat mainit. Kapag ginagawa yung global, paano ka nagtatanim? At sa pagtanim, dalawang buto ang pwede na itanim. Ito yung magtanim ka naman. Ngayon, o mangga. Anong gawin, siguro may saling isabog sa lupa. Pumili ka nalang araw, pwede mo na i-harvest. Ang tawag doon, toge. Ha? Pag harvest mo, wala na second harvest kasi kasama pati ano yun, ugat. Observe nga yung mga mangga. Ang mangga, ito yung tanim mo ngayon. Taon ang lilipas bago ang buto maging puno at bago na muna. Yes, yes. Pag namuna ang mangga, magsasala kang kakapitas. Kakapitas mo lang, muna ka lang araw, muna ka naman. Wala pinagalabas sa verbal. Ang gawin mo, magtanim ka lang. Tanim ka lang, magkasala ka ng kakapitas. Now, one time. One five. Kasi ba? Ang ginagawa ngayon, walang sayang kasi magtatanim kayo. At siyempre, kapag inumpisa na yung global, huwag ka mag-expect na meron agad resulta. Ang trabaho mo, magtrabaho, gawin ang tamang negosyo, because result, money will always follow. Kahit anong gawin mo, ang resulta, sumusunod. Kaya ang tipo sa inyo, kapag ginagawa yung global, huwag kayo ang titingin sa resulta. Huwag kayo titingin. Kasi kapag 3 months na, 6 months na, wala kang resulta, mayinip ka. Kasi akala ng mga tao, ang result, yung material na bagay. Hindi ka pa kumikita, wala ka pang kotse, wala yung nangyari sa'yo. The moment, from the day one, na mag-join ka sa global, at binabalik-balik ka everyday, pinagawa mo negosyo, may nangyayari sa'yo. May nangyayari, natututo ka. Yung experience mo, dumadami. Yung knowledge mo, lumalawak. Kapag experience mo, dumadami, ang knowledge mo, lumalawak, wala kang choice. Bakit? Hahabulin ka ng resulta. Malala ko yan. So, ayun lahat, listen to you again. Sa inyo lahat, just do the business. Tuloy-tuloy, learn the business, master the business. When you say master the business, ang end goal ba, negosyo? Since ito yung negosyo, kailangan ba seryosohin? Yes. Ang tip ko dito, gusto yung mag-succeed, kailangan do the business very, 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 very seriously. Kasi yung sa problema sa mga distributor, ang pinis ang global is not all-time business. That is more than billion yung kasi may mga tao tumitigil sa pinunan. Kapag ang pinunan, 7,080, maliit na pera. Isipin ng mga tao, is more than negosyo yan. Tama? Akala mo negosyo kapag million-million ang pinunan, bilita mo negosyo mo. Kahit million-million pinunan mo sa labas, ang income mo, ang tubulin, maliit. Dito, maliit ang pangalan, pero malaki ang ROI. So yes. So you have to treat this business, do the business very, very seriously. Lahat ng bagay, kapag sineryoso mo, iba ang return sa'yo. In global, papalamanin ka. Since alam, papalamanin ka, seryoso mo ito. Malalag ba? Kaya business, learn the business. Huwag kayong malala. Misa kasi, ako, kaya siguro mayaman ang mga tao dyan, magaling masalita. Magaling masalita? Speakers Bureau? Applies nyo? Kung meron ka anong galing, isa lang. Ano yun? Eto. Magaling-galing ang opya. Tama? Kasi well-trained kami. If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Ang tayong successful, madaling kopyahin. Tama, observe ano ginagawa nila. Estudyante ka sa school, ano ba sila? Mag-aaw ng kopya. See? Sa school, kapag ikaw na whole teacher mo yung kopya, baksak ang bata ka. Good
Diyos. Sa global, pag magaling ka mahotya, payaman ka sa negosyo. Tama! Yung ginagawa nyo ngayon, nakakatawa. Kasi kaya sa harapan ko, sa itna, sa ikurang, kahit nakatalo, mag-take down ang notes. Isa yan, sa importante, you take down notes. Hindi mo kayang intindihan lahat sa sabi ko. Importante pag may notes ka. Pag may notes ka, pag uliwa na yan, habang binubuksan mo yan, nakikita mo yung ginagawa ko. At magugulat ka. Every time, umali ka sa mga seminar, you take down notes. Magugulat ka pag may kausap kayo. Saan ka magugulat? Ang sabi na kausap mo, bro, partner, ikaw ba yan? Galing mo magsalita! Tama, tama. Magaling ka rin magsalita. Ba't ka magaling magsalita? Kasi may sense ka na. Ang lumalabas ng Big Bang, puro positibo. Hindi. Iba't kapag ikaw ay matagal na sa iyong global, pag may kausap ka at hindi pangarap ang pinag-uusapan, hindi iyong global ang topic, tinatamad kayong makapagkontrolan? Tama? Bakit? Kasi piling mo, sayang ang oras. Kapag ikaw ay yung true-blooded networker, tagal ang global ka, you value the time. Tama? Pag alam mo, walang tinalama sa pangarap, sa iyong global, huwag ka nga, sayang oras ka sa'yo. Pero naman pala, yung J&J ka pala, may mga Terry Gabela, Marcada, Gimit, ibig sabihin, hindi nyo pa may internalize ang negosyo. At kayo yung tipong tao na okay lang sa inyo, pag wala kang kausap during the day, lumalagpas yung isang araw, may wala kang kausap at okay lang sa iyo, isa lang ibig sabihin. Ha? Hindi pala internalize ang negosyo natin. Kailangan pili mo pabilang ang kausap sa iyo isang araw, ang pili mo grabe na kausap. Parang nabagsak ang negosyo. Tama, tama. Kailangan everyday, ginagawa mo ang global. Learn the business as soon as possible. Hindi, pwede hindi mo itong aaralin. Ano ba na yun? Now, tignan mo yung flow. Na-check mo yung attitude mo. Hindi ka matuto. Atom kang mag-aral, learn the business, ano yung next na mindset ang lalagay mo sa isipin mo? Kailangan, maniwala ka muna sa ginagawa natin. Importante ba ang maniwala sa ginagawa natin? Yes. Of course, di ba? But, umamit, upo ka dito, nakinig ka sa akin, kahit nakatayo ka, damanin, pumasok ka sa COVID, dapat, maniwala ka, mayayaman ka. Kasi kung kaya ako pulang dito para mag-observe, mahirapan ka. But, maraming pumasok ka dito, bumalik ka na second day, alam mo, 100% mahirapan ka. Kung sa attitude, 85% ang belief system mo, kailangan, correct, 100%. Hindi 95, hindi 98, hindi 99, kundi 100%. Ang belief, parang balon. Ang balon, matuto sa ng perdibo, it will burst. Ang belief, parang doon. Kapag mahaliyan ka, kahit konting duda, mawala lang ang pangarap mo. Sasabog lang yan. So ngayon, pataasin yung belief mo. 100%. At kapag mawala ka, kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng grabe, paano sa yung global? Kinabukasin, baka hindi. Hindi pa naman dyan, baka hindi. Palaman dyan, baka hindi. Palaman dyan, baka hindi. Urong sulong? Hindi pwedeng urong sulong. Kailangan tuloy-tuloy. Ladies and gentlemen, walang aeroplano na nag-take off ng palunto-hunto. But, yung gusto ng runway. Di makatake out. Hindi ako ganyan din. Kailangan 100%. Bigay tayo po muna. Tayo mo na lahat. Pati pagod pa rin global. Tayo mo lahat. Pagbigay ng best mo, paglipat mo, walang palo kayang patuloy. Hagat mo ko ang mga pangarap. At
Ayun pa lang, sabi mo grabe! Pahin! Hindi ko nabahala yung gano'n! Congratulations, hindi mo natukala! Kasi kung ano iniisip ng tao, kung ano pinapaniwalaan mo, ikinikilos ng katawan. At ang resulta, sumusunod. Kaya mag-iingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo. Sa mga iniisip mo, mag-iingat kayo. Kasi may power of the word. Really? May power of word. Everybody touch your head. See? May power of word. Kung ano yung answer, kung ano pinipinilaan, kinikilos na patawang, resulta sumusunod. Yes or yes? Tama? Challenge number one. Pag-uwi sa bahay, umarap sa salamin, kung hawak-hawak mo lang, salamin mo, maliit. Yung kasang buka mo, feelings, sabi mo, grabe. Ang feeling mo, ang pangit mo nga. Bakit? At kinundisyon mo ang sarili mo. Sinabi mo na pangit ka. Pinangilalaan mo na pangit ka. At siyempre kapag feeling mo pangit ka, hindi ka confident. Pag may positive, may positive, pangit ako. Kasi pangit mo. Tama? Ako si Ernie Limpeng, ibang klase ako. Pag may salamin, automatic yan. Grabe ka, Mel. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo talaga. Guwapo ang tingin ng tao sa akin. Wala akong pakialam kung hindi guwapo ang tingin nyo. Basta ang feeling ko, guwapo ako. At pag feeling ko guwapo ako, confident ako. Sa pagtayo, sa paglalakad, sa pagsalita. Kasi feeling ko guwapo ako. Ay nagkataon. Guwapo talaga. Ang tawag dyan, pangatlong yabang. Bilangan na yun. See? Guys, maniwala kayo. Tama? Important. Hindi yun, kapag ginagawa mo ito, grabe, tama sa global. Tama sa global. Ganun lagi. Nibinahan mo ako sa global. Tama? Ako pinasama, ikaw ba tayo conduct this training? Gusto ko lang, oh, this ko, participation. Nakala ba kayo? Yes! Pag ako'y nagsik na tanong, if you believe in yourself, ang sagot niyo, yes, I believe. Okay ba? Sagot ng power, ang pagsigil ng power, sagot grabe, ang grabe power. If you believe in yourself, ang sagot mo, yes, I believe. Practice mo, power mo yan? Power! Grabe? Power! You believe in yourself! Yes, I believe! Sa pa? You believe in yourself! Yes, I believe! Mayroon mo sa kasing faith healer. Yung faith healer, grabe, brother, ang dami pinagaling. Faith healer, ang dami pinagaling. 30,000 ang audience sa Marikina Sports Complex, ginawa, daming tao. Sabi ng faith healer, mga kapatid, may kasamaan tayo dito, may karamdaman. Kayo ba'y niniwalang siya'y gagaling? Do you believe? Silang ikaw gagaling. Diyos ko, sabi niya.
sabi ng presidente. Sabi ng presidente. At bangon-bangon siya ang tumayo. Pagtayong-pagtayong na. Nagsigaw na ng pa... Basta-basta negosyante. Sila mga networkers din. Pero sila networkers, yung ginagawa nyo ngayon pagkakas sa mga seminar, rejection, prayer, pinipasa ng gutom, kung ano-ano nyo sa inyo, dinanas na mga may-ari yan. Ang old global mentoring training team, Jojo Gonzalez, Jonas Espinosa, Ari Limpid, kami hindi basta-basta mga trainer o training team. Tama, kami po mga networkers din. Alam namin, ang sinasabi namin, hindi ito ba sa libro, kundi sa experience.
ang board of directors, training team, with more than 90 years combined experience sa pag-network. Just imagine, ha? Ang natutuloy sa inyo, mga batikan, hindi sila gamayabang, hindi advantage natin. Ang global data yung Alive Foundation, part ng ating sales, itutulong natin sa mga kabayan natin na nabagyo, na sumiro malimbol. May tayong spiritual life coach at then with Pastor John Guy. Balansin lahat dito. Para ba yun, maganda ba ganung kumpanya? Yes. You have to believe in the company, believe in the products, right? Walang magandang ang produkto, ang kumpanya tumatagal because of the products. Tama? So you have to use the product. Ang produkto kailangan consumable. Kailangan meron repeat order. Yung time you can, kahit wala mag-recruit, ang mga tao, USS pa lang, kikita ka pa ng pera. Tama? Hindi ka natagal sa pag-recruit. Pero habang dumadami yung tao, the more nagiging stable ang company because of the products. Lalo na yung ibang produkto. Tama? Ano pangalan? Vida. Okay, iba-iba na ito. How do you feel? Ang sagot mo? Ito, vida. Isa pa. How do you feel? Vida. See? Doon, magiging stable ang company natin. Believe in the products, you have to believe in your upline. Sino si upline? Yung mga tao na ginibad sa'yo, sponsor mo. Ang tawag dyan, upline. Naginibad sa'yo, upline mo. Ikaw, downline ka. Inibitahan mo, downline mo, pangalaman ko doon. Now, ang upline mo, ang ginamit na instrumento para makita mo ang global. Kung sa tingin mo, ang upline mo pinagbigyan mo, listen, nagkakamali ka. Ang pinagbigyan mo, sarili mo. Sa dinami dami ang dapat imbitahin, pinag-aksiyan ka ng panahon ng apple mo, napakaswerte mo. Why? Yung apple niyo, nangangarap, gusto niyo magbago ang buhay niya. Inimbitahin ka kasi gusto rin po ng apple niyo na mabago ang buhay niyo. Palakpakan sa mga upline. Tama? Diba? Ako, I'm very thankful, ako'y kinukulit ang sponsor ko. Kaya this Arirez, hindi ko nalaman, may medito ko lang sa kumpanya pala o negosyo. You have to respect, believe, trust, follow, apply. Believe, trust, respect, copy, and follow up. Plan. Believe, trust, respect, copy, and follow up. Plan. Ano yung respect? Ang apply mo, hindi ito saan. Do not abuse your upline. Kasi minsan naman tayo po ng tao, upline kita, pagkita ka sa akin, susulitin kita. Upline, may down ako dito. Kaya sabi mo nga, galingin mo, pangilap pa yung yari ka sa akin. Ha? Diba naman dyan, wala naman ako, hindi ko po sa upline. Grabe sa upline, wala man lang mauturo sa akin. Pag umama sa upline mo, baka kahapon na nag-join yan. Kung yung upline mo, wala magtuturo sa iyo, because bago pa lang, go to your next upline. At huwag mo yung sabihin sa akin, na kaya ka mag-stop, wala akong result, because of your upline. Ang magpapayama sa inyo, hindi sa upline. Ang magpapayama sa inyo, kayo, because this is your own business. Hindi si Apple yung mag-recruit para sa iyo. Hindi si Apple lagi ang mag-present sa mga grupo mo o sa downline mo. Ikaw din. Kaya nga, first topic ko, learn the business. Kung Apple yung magaling, supportive, congratulations, bonus mo yan. Pero huwag mo sabihin sa akin, yan din naging successful because of yung upline. Instrument lang si upline. This is your own business, ikaw ang mga halaga sa business mo. Wala ka doon? Yes. Respect your upline. Don't abuse your upline. Huwag yung upline, alam ko baka na kinikita mo. Na-compute ko na. Ayun siya po ito. Palahin nyo sa upline. Boris lang yun. Okay? Upline, sa'yo yung listen yun? Yes. Ayun upline, makinig ka. Hindi kayo boss, hindi mo empleyado sa downline.
may mga down, may mga upline, sila ang umuabuso sa pagka-upline nila. Tama? May turo tayo, kapag si upline patawag, kasi labitin, tama? But you have to respect your downline. Your downline, ating ka sa mga bukas, eh, upline, wala kaming church. Church, walang church! Bada lang ba din? Sabi ng pin, tayo upline, guys, you have abuse. Your downline. Ang tabaw ng upline, guide your downline. Upline, downline, and global business responsible. This is a relationship business. Itin ko, relationship business. Gusto mo, irespeto ka ng downline mo, you should respect your downline also. Tama? Gusto mo, irespeto ka? Downline, may magandang training bukas. Adjust, ibatin ka. Makakatulong sa ito. And let them decide. At alam ang downline mo, nakamindset siya na negosyo ito, susundin na nun. Niremind mo na pang siya. Kaya importante, niremind mo na lang mo. Downline, negosyo mo ito, ha? You have to learn the business. Importante yun. Apply is kumukuha ng strength sa inyo ang downline nyo. Huwag kayong magpapakita ng kahinaan sa downline. Pagbago pa ang downline mo, nakatingin sa'yo. Pag may problema ka, huwag na huwag kang magpapakita sa downline. Pag nanghihina ka, huwag ka sa downline. Huwag mong grabe, may problema ako. Downline, may problema ko. Wala open. Dapat meron, bakit meron? May copy up yan. Baka may ito ka pala eh. Kapag ka excited, motivated, you go down. Show me motivation, the excitement mo, show to downline. Mga downline, power! Payment tayo, mga downline, payment, ha? Kahit tuplang-tupla ka sa gawin, payment! Sa umpisa, payaman, wala ka pa kinikita. O wala, pagpapit na ka sa dito, di ba? See? Sa umpisa lang yung mga downline, magkakot siya tayo! Ha? Pagkakas mga downline mo, tricycle! Sa umpisa lang yan! Hindi na kayo wala, magiging sa set, magiging sa dollar! Tama? Even still, wala, hype ka lagi. Yun si upline. Do it abuse, but you upline. Siyempre, kapag may upline, may downline. Sino downline? Ito yung mga tao ang imbitahan. Ito yung mga tao binilabog mo. Ha? Waiting ko, listen to this. Listen to me, hindi kayo. And global, this is not just an opportunity. In global, this is more on responsibility. May mga downline kayo, namahimik sa trabaho niya, namahimik sa bahay, sa negosyo, binilabog mo, mayaman tayo! Tapos hinilaman mo sa ere. Tama? This is more on responsibility. Ako sa Diyos ko sa inyo lahat, pag may mga downline kayo, huwag mo pag-i-resign sa trabaho. Let them decide. Tama? Kasi minsan, akala tuwang-tuwa ka, ang dami mo design, paano pag mag-design yun? At hindi sumunod siya yung global, sisisirin ka. Tama? Okay lang, kung pag mag-design, sisisirin yung global. Okay, deep in story yun. Ang sabi lang, sa akin lang, maging guide kayo. Ipagkita mo yung kabuhan kung ano mangyayari. Kung nakikita mo yung employment mo, 10 years, 20 years ka na, wala nangyari, let them decide. Sila mga kaisip dun eh. Tama? Ipagkita mo yung realidad. Pero sabi, decide ka na kasi eh. Hanggat maaaraw sabihin nyo, let them decide. Ikaw lang magiging guide. Para lang siya yan. Tama ba yan? At kapag upline, gusto mo design eh. Okay. Eh, kapag design ka, be sure kung anong oras, kung ilang oras mo binagawa ang trabaho mo, kailangan kayo mo siya yung global. It always a right mo,
dito, 10 hours ka mag-network every day. Kasi alam mo natin, kapag ginawa mo itong 8 hours to 10 hours per day, believe me, can create result. Imposible wala. Kasi minsan, kapag nag-resign, ay, boss ako sa sarili ko. Pag boss sa sarili mo, hawak mo oras mo. Ay, pag-isip mo, pag-awak ako alas cheese. Boss naman ako. Ang mga alas 12. Tapusin mo na yan. Si Sir Chip. Ha? Close na ba si Sir Chip at si Maya? Close na? Close na ba ngayon? Ha? Sige to, kumusta siya ngayon? Huwag din ang mayaman, lahat ang kakarapatan, manood, mga telenovela. Ibig sabihin, di ba? Relationship business, motivate, train, guide, build downline. People, this is the question. How can you motivate? How can you train? How can you guide your downline kung wala kayo alam? Ibig nabuhay niyo ngayon? Pag-inot? Pag-inots? Pag-record? Yan ang gagamitin niyo, pagtuturo sa mga downline sa inyo. Importante yan. Motivate your downline. Huwag yung pagdakita mo downline, motivate mo 500. O download downline. May nagpunin na ba sa'yo? Wala pa. Wala pa kami ito kasi. Huwag yung sinunod downline nila ko. O, mga downline kami. Wala. Pag-inig sa'yo, sabi ka, weakling ka talaga, weakling. Wala pa sa... Ito. Puro ka pera. Motivate your downline. Kapag si downline dapat upline. Oh, downline. Yan. Upline. Lumayo ko ng batahan ko. Talaga yung nangyari. Upline. Di sa mama. Ikaw mo, ano? Lumayo yung batahan mo. Hindi sa mama. Ako na anin eh. Hindi na sa mama. Talagang ang gawa pa ginagawa natin. Mapit na kaya tayo? Pag ginaatin ka pa? See? Ikaw ang magiging ng step. Thank you. Apo na plan, di mo imbitahan ko doon sa okay lang yan. May nasagot? Okay lang yan. Kapag nag-imbitahan ko doon sa mama, okay lang yan. Pero tanong, okay lang yan. Basta ginawa mo yung best mo. Kasi minsan, kaya doon sumasama yung imbitahan mo, baka mali pag imbitahan mo. Doon lang, adjust ka lang. Paano ba ginawa mo? Yan. O ito, adjustment mo, ganito. Basta okay lang yan. Talaga, okay lang yan. Ito yung sample ng bitahan mo. Hindi sumama. Ano sa bot? Okay lang yan. Di ba, plastic? Yeah, okay pa rin yan. Okay lang. Talaga, apa mo? Okay lang. Naalala mo dati, doon yung bitang kita. Diba bigay sa masama? Kinakalma ka kasi. Huwag mo nga sabihin yun. Sa isip lang, wala ka kasi. Naalala ka, karma ka nga. Basta okay lang yun. Talaga, catching point. Catching point yung bitang mo. Kung ang ganang bitahan mo, si mama, okay lang yan. Talaga, mama. Pag hindi okay, yung invite mo, 50. Tapos, umalis 51. Kasi mama, mama lang sa lahat, huwag ka lang. Tama, gano'n na? Global Dad? Mamulong mag-join ka sa Global. Ang download mo, makarili na. Ganyan literal. Sabi niya, orin ng mga kapag mag-join, nakaroon na away, yes, palit, hihintan ko sa bahay. Hindi kakatatlan, upline. Upline. Ako! Ako'y suyo! Bili na downline. Bili na downline? Yes! Tama, papayamanin mo sa downline ang goal mo, o puro pera. Remember, money, deserve, real is follow, tulungan mo downline mo. O puro sarili mo, payamanin mo ang website mo. Palamanin
yung right side mo, wala kang choice. Payaman ka sa negosyo natin. Ang aling yung negosyo? Tama? Pag-inanin? Yes. Alam mo ba gusto ko itong ginagawa natin? Kasi dito, hindi ka lang pinapayaman, pati yung self-esteem mo ay patasin. Pati yung potential mo lumalabas. Tama, panalo ka dito eh. Yung palang success, hindi ko wala ka pang kotse, wala milyon-milyon, dun pala, successful ka na. Hindi ang basihan ng mga material na bagay para ang tao maging successful. May mabago lang sa panahon mo sa buhay, maging positibo ka lang, success na yun. Tama? Yung nabigyan ka ng pag-asa, hope, success na yun. Yung isang bira ka maligo, tapos pwede rin maligo ka na, success na yun. Tama, tama. O pala, paano naman yun? Ha? Yung kapag ikaw ay may mga dalay na, dati nangyak ka magsalita, kaharap ka sa harapan, success na yun. Ang potensyal ng tao lumalabas. Maraming tao magaling. Maraming tao may potensyal. Hindi na alam na magaling sila. We need somebody na magpupush sa atin para potensyal lumabas. Ako hindi ko imagine na aapit ko sa ganito na magsasalita sa maraming mga tao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi ko imagine. Buti lang, pinus ako yung mentor ko. Sino yung mentor ko? Ito yung story ko dati para maliwanagan mo. Nilibala ba yun? Potensyon nilibala ba? Yes! Yes! Kung nilibala sa ibang tao, kailangan mas panilala ka sa sarili mo. Tignan mo ito. Ito ako. Yung sponsor ko, upline ko, staff ko sa hotel. Actually, one month lang ang lamang na sa akin. So, kulang pa ang knowledge. Para sa basit maturo, hanapin yung mga uplines na meron alam. May mga uplines pa ako. Finally, pundit ko yung mentor. Pinakapay namin. Tama? Pinuntahan ko ito. At para sa sino pinakamantay natin? Pinaka-apply natin. Top owner ito. Hindi ko apply. Ako si Arnie Limping. Isa ako sa mga downline mo. Apply. Gusto ko matuto. Tandaan nyo. Pumbawad. Matuto. Masarap magturo kapag ang tao gustong paturo. Masarap tumulong kapag ang tao gusto patulong. Kung gusto mo, tulungan ka namin. Supportan ka namin. Tuluan ka, ipakita mo ang interesado ka. Okay, sabi ng mentor ko, tuluan ka pa. You have to trust me. Pagpatawag kita, nagmari, cancel everything. Nakamansit ako, pag nagpatawag si mentor, I cancel everything. One day, nag-ring ang telepono ko. Creepy! Shopping! Paraman! Paraman po! Paraman! Ha? Ako yung dalaw, yung nanggigigil. Bakit? Patawagan ka ng sponsor mo, ng apo mo, ng mentor mo, patawagan ka, nag-invest ng loob, ng oras sa'yo, napaka-importante yung tao mo naman. Tama? Iba sa inyo, pinipest ng uplines, yung pinapresent, hindi reply. Ibig yung call, hindi ka na-excite. Maswerte ka, tawagan ka. Nakamaisit ako. Sabi ko na ito, pag-block, bukas, samahan mo ako sa home party. Yes, upline ako. Yes, upline. Isama mo rin yung direct upline mo. Stop ko sa hotel. Yung home party, isa mo na ginagawa sa bahay. Sa Pasig ginawa. Sa Barangay Urambo. 20 tao, 30 tao yata. Magkatabi ka mo ng sponsor ko. Ha? Speaking sa mentor. Sabi ng mentor, good morning! Ladies and gentlemen, good news. Napaka-sweet yung lahat. Bakit? Ang tindi ng ating negosyo. Ano? Napasok ninyo kasi po ang magpapaliwanag ng negosyo. Grabe. Itong taong ito, ito po ay taga-hudol. Sabi mo sabi ko? Grabe, bro. Eh? Mayroon pa lang ibang taga-hudol dito. Eh? Ha? Itong taong ito, ito po ay box sa Hyatt Hotel. Sabi ko, pari, grabe, no? Boss sa Hyatt. Iba ako yun. Ha? Sabi ng mentor ko, ang staff ng... Sir, ikaw nga nun.
Hamilton. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Alvaro Limpin! Ano yun? Ang Limpin, tatayo hindi. Tatayo hindi? Bakit? Family rap yan. Tayo ang men! Good morning! Ha? Good morning pala po sinasabi ko. Hindi ko malaman kung ako'y magkukulaps. O ma-i-he. Sino ko diops? Tama? Bakit? Bakit? Not more fear. Fear of talking in front of so many people. Hindi madali magsalita sa harap ng maraming tao. Tama? Kasi mga tao nakatingin sa'yo. Inakabangan sa sabihin mo. At paano pag nagkamali ka? Paano pag nagdango ka? Paano pag nagbuhin ka? Paano pag tumalsi ka ng alam mo? Paano ngayon? Basang-basa ka na. Tama? O, kayo lahat, hindi nila natin yung experience ng big speaker. Pero alam niyo, ay ibig sabihin. Lahat ba yung estudyante? Sa school, mag-aaral recitation? O, tignan mo ko. Dati estudyante. Ako teacher. Ito si Mario. Paso ka teacher. Good morning, guys! Good morning, sir! Mama ko, mama. Morning, guys. Guys, get ready because we have recitation today. Kapag narinig mo yung salitang recitation, normally, ano ang reaction ng estudyante? Ha? Ganito ba? Ng teacher. Kasi may magbat yun. Pag-tug na! Yung mata mo! Sa mata ng teacher mo! Hindi ba ikaw ang natawag? May experience mo yan? Yes! Pag-tug na ko! Hindi ka titingin! Ano ba yung teacher? Ano ba yun? Kukuha ng class card. May magnet din yun! Sinagsama ka matawag. Sinagsama ka matawag. Hindi ba ka nakatawag? Kapag gano'n ang estudyante, may mga pangyayari ba na mayroong estudyante tinatawag, hindi alam mo sa group, pero tumatayo? Yes. Mayroon ba gano'n? Yes. Parang ganito. Sino ko yung stanger dyan? Sir. Huwag ka magturo. Sino ang first timer dito? Sino ang first timer sa inyo? Ngayon, sino pa? Sino? First timer, si first timer. First timer ka, sir? Pag-iyo, sir. Pag-iyo, sir. Ano pangalan, sir? Sahib. Palakpas sa sahib. Thank you, sir. Since the first time, sahib, first timer, tumayo. Tama. Hindi na lang malayo sa kanya, tumayo siya. Ang tawag doon, tapang. Lakas ng buod. Kapal ang mukha. Sir, sahib, huwag ka magala. Sir, hindi na dahil pag baka pala mukha ng mukha, kumakapal ang pitaka. Si Sir Sahib, hindi alam ang gagawin. Tumayo. Let's see. Sir Sahib, estudyante. Ako teacher. Nagtanong ang teacher na question, hindi alam ni Sahib ang sagot, pero tumayo. Nangyayari ba yan? Yes. Ang mga estudyante, aabangan, sabihin na sahib ng estudyante. Halimbawa, nasabi ko na yung question. Sir, dyan ka lang, gamitin na pangalan mo. Okay, sahib, what is the answer to my question? Come on! Ano na sahib? Ah,
Yes. Regards your question a while ago, ma'am, you know, right now, to tell you honestly, right now, I cannot answer the question. Why? I don't know the answer. Kapag naman ako nun, tatawa na kayo. Di ba? Guys, nangyari minsan, kapag gusto na kapag estudyante, hindi rin sagot, mali ang sagot, normal ang estudyante katawanan. Tama? Matawa-tawa kayo, hindi ba from the moment tumayo si Sahib? Hindi ba tatangon? Dalawa ang mangyayari o pwede isipin ni si Sahib pag-uwi. Either mag-quit pa siya, hindi papasok sa eskwela kasi napahiya. Well, the challenge! Sabi ni Sahib, next time na magkawang recitation, hindi ako papayag na tawagin at napahiya. Ang gabi ni Sahib, pag-aaral. Tama! Guys, exactly the same yung experience ko. Nung pagtawag sa akin, nag-blanko ko, good morning! Power! Ha? Sa'yo mga pangalan na power! Gabi! Payaman tayo, payaman! Diba, pinayin natin? Aman! Maganda po ito kapag sa'yo, si Apple ang tutuloy. Apple, pinili nga ako. Guys, true story yun. Experience ko yun. Napahiya ako. Diba sa akin microphone? Sa mentor ko. Dalawang pangroon isipin. Mag-quit ako. Bakit napahiya ako? Boss ako sa hotel, pinahiya mo ako. At wala sa usapan, pag-asaltay mo ako. Diba sabi? Ate, mag-ibig pa, papalapakayaman. Wala naman sabi nga sa tawarin mo, diba? Pinirealize ko, di ba sabi, learn the business, tama ka lang, ready ka, negosyo mo ito. Na-internalize ko yun, pag-uwi ko, sabi ko, grabe. Ito yung sinasabi, na you have to learn the business. Ito, papahiya pa nga ulit. Hindi. Na-realize ko, mag-realize mo ang business, kailangan alam ko negosyo, practice ako. Hindi sa bang namin, practice ako. Wala, pasok. Pati yung lalang diba, pasok din. Yun ang yaya, nakaupo sa harapan ko. Mga yaya! May mga pangalan ba kayo? Ha? Sabi mo, kola? Wala pang suldo. Ha? Yung mga pipi ko. Ikaw ito yaya. Huwag na kayo mga yaya, kapit ba natin? Wala mo kayo mga yaya. Ikaw pwede kayo yaya. Kasama hindi. Kasama yun. Pero panalo pa rin ako. Bakit? Pinag-practisan ko lang yun. Diba sa mga speaker? Walang sayang. Lahat ang ginagawa ninyo, hindi ko mo. Lahat ang hinikita sa ginagawa ninyo, walang sayang. Lahat, you learn from the mistakes, from the experiences. Practice. Sa bahay namin, pag may kolektor, iniiwasan ko lang dati. Nung naging networker ako, pag may kolektor, binagalitan ko lang. Sa limpin, nakarang building nyo. Oo. Wala mo, sipag mo yan, ikaw to. Kapag inibita mo yung kapwa mo kolektor, tsaka kolektor, kaya mo yung kolektor to. Ha? Dumating sa oras, wala na halos gustong maningil sa bahay ko. Nangyari ba sa inyo? Nangyari sa inyo? Iniiwasan ka kanila mo? Ang secret of person ang babago. Look at me. Kaya kayo iniiwasan ng mga kaibigan at kamag-anak ninyo kasi wala kayong timing. Yeah, practice, may timing ang pag-iimbita. Observe pa mo, nung ka networker, pag may okasyon, hinahanap ka, inimbitahan ka. Nung naging networker ka, hindi ka nakalala. Kasi sinisira ninyo okasyon. Tama? May party na binyaga, binibinyamit ka. Pero ano mga pangakrap ka ba? Tama.
ngayon, hindi ba rin ninyo? Hindi ninyo dyan, yun yun. Ang lakad na dapat tigre, hindi, ito yan, hindi, ay, yung potential to, lalo sa para. Yung class, hindi, baka magpapunta, kundi, kapag, kapag, nasa party, saya lang. Wala, di makapanirap ka. Kasaya lang kayo. Masakit yung ano. Sabi, Biro! Wala kang pinipinin mo ba? Biro! Patay! Yung best friend mo na matay ng Lola. Dinalo mo, siyempre, iramay ka. Inabita ng best friend mo na sir mo matayin. Wala ako, siyempre. Matayin dito, Lola na matay. Sabi ng best
sad yun. Ang point ko lang, kaya kayo niliwa sa kaibigan natin, wala kasi tayo ngayon. Habang ginagawa yung global, master nyo, yung mga tamang invitasyon, pinuturo sa inyo mamaya. Importante ka din natuto. Tama? Na. Oo. Again, ang presentation ko, mga kwento, pero tinamin nyo ang mensahe ko. Pagkala na diyan? Ayun na yun? Yes. Magaling sa upline, magaling mag-crossline, pero bago maniwala ang ibang tao sa inyo, kailangan maniwala mo makayos yung mga sarili. You agree? Yes. Ang problema sa mga distributor minsan, hanga-hanga kayo sa mga speaker, sa magaling magsalita, sa taong mga mayaman. Huwag na hanga sa mga taong mayaman o magaling magsalita. Why? May alam ka na, hindi niyo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi ang alam. Tayo ang unique. Minsan nga lang, binibigyan mo ng limitasyon ang sarili mo. Huwag yun ang magiging sarili mo. Magaling kayo. Champion kayo. Kayo ba iniwala ang champion kayo? Yes! Iniwala ang champion ka? Yes! Tapos kung champion ka kayo, walang mali siya to. Walang mali siya. Ba't ano kung champion kayo? Tignan mo ito. Walang mali siya siya. O. Halimbawa, ilan nga na yun. Ilang bilang similya tayo? Sponsor, ilan tayo? Million sa sponsor. Million-million yung mga similya. At alam mo ba? Ha, alam mo ba? Ha? Diyos malaman? Yes! Yung mga similya na yan. Grabe pala yun. Wala pala gina... Wala yung pinag-meeting-meeting. Ha? Sabi ng mga similya? Mga kapwa similya. Kanina, narinig ko. Sabi ni Daddy, meron silang gagawin ni Mami. Mamaya mo, alas 11. Ha? Pagsigaw ni Daddy ng ayan, takbuhan tayo. Ha? Inumpisa na ng alas 10. Ang tawag daw doon, warm up. Ha? Isang kwatong tahimik, madilim, wala kang marinig, kundi dalang yan lang. Mahalinghin. Pagdating ng alas 11, sumigaw ko sa dabi. Ayan na! Tantantiri! Ha? Magsigaw? Tantantiri! Takbuhan yung mga sinilya. Ito na, sakit. Wala ka nakapasok. Wala yung mabig. Wala ka pasok. Ang tanong ito. Sila ba'y nagbira ng Lord? Hindi! Sabi naman si Mila, Nakapa si Mila, huwag tayo maghinaan ng Lord. Bakit? Kanina! Kanina ang hinibig ko. Sabi ni Daddy, meron silang second round, di mami? Mami ng alas 10. Nakatapos lang. Nag-post mo sa yung tisyo. Tisyo pa ginalit. Tiki sa ulo, siyempre. Hindi po sa ulo. Mga 11 tayo. Pasok! Anong point? Sa dinami-dami na sa milya na binawalahan, patunta sa nanay natin, tayo nakapasok. Hindi
hindi tayo dun pala kay champion ka na? Kung champion kayo, you deserve a good life. Kung kayo ay ipinanganak na mahirap, hindi makasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Kayo ba ginagawa natin buhay? Kung bakit binilitsuri ng buhay mo, ba't ka mayaman, ba't ka successful, ba't ka bakas ang loob mo? Ba't ka mahirap, ba't ka mahiyain, ikaw ang pumili mo. Kasi binigyan mo ng limitasyon ang sarili mo. Magmula ngayon, maniwala ka sa sarili mo because you are a champion. Maniwala ka, palaman ka sa negosyo. Again, we believe in yourself! We believe in yourself! See? Pag-ibang sisigaw mo, maniwala ka, mag-ibang kilos mo, mag-ibang isipan mo, ang resulta umaganda. Ano ba? Ba't alam ko iyaman ka? Sa 40 years experience, mata pa lang ng tao, alam ko kung yaman o hindi. Mata pa lang alam ko. Mata pa, tingin pa lang alam ko kung yaman ka. Dito, tingin ko ba, 20 lang ang yaman. O may kumukontra, 18 na lang, 18. Nako. Yung mga yaman sa Nobel Prize na naman! Whatever! See? Hindi mo, di ba? Sinasaya mo lagi ang sarili mo sa mga yaman. Ganun yun. Diba mo, pagkita mo sa kamay, nakakatakot siya. Bakit? Kung pagtakas pa ng kamay, hindi niya magawa. Pagyan ang pakaya. Ay, mamaya ka mga yaman sa mga mo! Yes! Isigaw mo nga, ayaw niya! Sigaw pala, habas na sigaw mo, nagkaputo ka ng mga mo sa ulo. Ano yan? Do you believe in yourself? Yes, I do! Palakpa na mga sarili. Ayun mo rin? Yes! Naniniwala ka, anong next time level ang dapat mo handa? Level lang ano? Level of commitment. Pacheck mo attitude, okay ka. Naniniwala ka? Ano ka rin? Dapat mo na sila pagawin, kailangan committed ka. Ang commitment, importante iba. Huh? Yes. Ano commitment? Ginagawa mo sa bagay na hindi ka komportable. Ang iba sa inyo, alam ko, galing pa sa trabaho. Humabos sa traffic, tama, nakapagsiksika sa sasakyan, upo dito. Ang tayo na commitment. Kung di sila alasin ko kanina, tapos mamaya, hindi ka na stress. Bisigay ka na 5, yun ang commitment. Ang umayama sa global, kailangan meron kusa. Hindi puro kasi. Kapag kasi-kasi ka rito, hindi ka yaman. At yun ang global, apombo, di na kapin eh. Bakit? Kasi, na-traffic. Kasi, umuulan. Kasi ayaw ng nanay ko, ayaw ng asawa ko, kasi wala ko dito sa bahay. Yung mga taong kasi ng kasi, mga taong kumpay na kumpayin, yung mga taong kumpay na kumpayin, yun ang magi. Wala resulta. Iba sa inyo. Mahaba ang kasi ng pinilis ko. Sa mga taong habang yung katabi mo, mga palakpak, ikaw naman, habang natalakpak, dito tsura mo. Ang haba ng 20 minutes, Arnold. Ha? Kung yung mga tao na haba nyo, kung kailan ako makatapos magsalita, huwag kang mag-expect na yun naman sa global. Sa mga tao na takot na puyat, malipasin ang gutom, ma-reject, mga problema, pag-uwi mo, mga prosumakay, problema mo, pag-uwi, baka makipagita ka ng asawa mo, mag-uwi, dahil ka uwi. Right? Sa mga taong yan, hindi pa kayo naging global nang yalaya sa inyo yung mga binanggit ko. Pero sa akin ng puyat, palipan silang gutom, sumagot ang pagpapit mo kapagpupo dyan, sumagot ang pantog mo, pinipigil mo, uro mo. Okay lang yan. Kasi ano ba naman, payaman kasi global. Tama, ang
Amen. Mayroon sa sakit ako isang binimento ng ano pangalan niya, Racing and Rebel Japan. Tama? Nasa Japan siya ngayon, kaya ako nakadya sa TV. Itong batang ito, nakilala ko ito sa Davao. Yung nagigil. Ang una pangarap niya. Imagine mo, lahat ng presentation, nirecord niya through Justin PB. Tama? At lahat ng nirecord niya, pinapos sa mga download niya. I-test sa mga download niya, pag-aroon mo Justin PB, mahal tayo. Huwag magiging dahilan, magiging sa Pilipinas para hindi makatake ng mga seminars. Imagine mo, hindi dahilan, hindi nangarap niya sa mga seminar. Umagawa si Rosa ng paraan para ma-update siya sa nangyayari sa pisina, sa Manila. Natutuyat, muna, doon sa TV, muna record. At pagkarapag niya, binibigas mga dialogue niya. Yun ang commitment. Walang kasi-kasi. Gusto matuto, maraming paraan para matuto ka rito at motivate ka. Para tama. Iba sa inyo, patapag na ang korte, yung paangay na. Ang layo naman yun, yung pisina eh. Ano malayo? Pasay, Makati, o Japan? See? Diba dyan, nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Maliba sa Uruguay doon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ang bansa doon, ngayon na doon. Justin TV. Sino dito yung galing pa sa malayang lugar? Nagbiyakal pa na makapin ang Diyo, pasanay. Papalitan yung mga tao niyan. Sino yung pinakamalayo? Saan, sir? Ha? Saudi Arabia. Tama? Balikan yun. Ha? Ay, hindi. Bakit ba? Balik yun. Ha? At hindi. See? Parang nasa sa Saudi. Parang. Next step. Mo, bakasyon mo, para makatay ang training pala pa natin, brother. Pero nga pala, congratulations na. Kasi tumala nga siya. Tama? Pwede mo siya bumalik sa Saudi Arabia para matabaw ulit. Next time, para matuto. Matang ang training. Ang tawag doon, umuuro man. Naging guest. Committed. Kasi alam mo, ginagawa ito. Hindi para sa kanya. Pwede kayo sa akin lahat. Gusto nyo maging successful? Huwag yung gagawin ng India dahil para sa mga sarili mo lang. Kung ikaw mismo, o kayo mismo, malamang okay na kasabihin ninyo. Tama ba? Okay na kayo. Ginagawa nito para sa mga mahal mo sabihin nyo. Kapag ang India dahil, ginalamit tayo sa pamilya mo, sa mamagulang mo, sa asawa mo, sa anak. No, believe me, walang tao kaya magpahinto o gumarang sa inyo hanggat mayroon yung mga pangarap sa inyo. Okay? Hindi ito biro, no? Magpapakapulat kayo dito, hindi ito biro. Kaya maraming tao dito, yung jay nga naman dyan, yung mga apos inyo, alam mo lang, may magandang naghihintay sa inyo sa inyo global. Kasi kung walang magandang naghihintay sa inyo global, sabi nyo sa tayo, walang yumayaman, yun ang totoong kulto. Yung marami yung mga tigrabe, pangas sabi sa kami. Mali mga magang wala. Kulto yun. Kaya kayo nandyan, namamotivate ka kasi alam mo preparasyon to. Preparasyon para pamilya mo gumanda ang buhay. Tama? So dito, be committed. Walang pasi kasi, kailangan ko isa ka. Huwag mo nahintayin pa. Nag-i-fix silang apay mo. Ate ka ng mga selo. Pag nakita mo na kapaskil dyan, may test bigger, kumusa ka na. Mag-usin mo. Okay. Tama? Force yourself, pumatid. Huwag ka na magpa-press pa sa apin. Mag-force yourself. Ikaw mismo. Itulak mo sa sarili mo para umatid sa mga seminars. Tama? Yun ang commitment. Iba-iba ang level ng commitment. Kailangan do the business whatever it takes. Okay. Panagin mo ka konti. Gusto mo maging successful? Pag ina mo ang gawin, dahil kahit may trabaho kayo, kahit may negosyo kayo, kahit nag-abit kayo, kung gusto mo maging successful, ang mindset mo,
in global, this is your last card. Kapag inisip mo na sa bago, last card mo na, you will give all your best. Last card mo eh. Kapag last card na, lahat ang parang gagawin para manali yung card mo. Tom, it's possible. Tama, cards yan eh. Subukan mo maglaro ng sugal. Maglaro ng cards. Kung apat kayo. Kung apat kayo laro. Pag last na pera na, last taya na, anong tayo sa card mo? Pag last taya, anong tayo sa cards mo? Last card! Dumating ba sa oras, yung last card mo, ang pangit pa? Tama? Lahat, pag pangit ang cards mo, pinito yung pagandahin. Para manalo. Kasi kapag natalo ka, yun ang pinakamasakit. Talunan ka. Bakit nakaupo ka, tatayo ka, tumungungi ka. Talunan, masakit yun. Kung ano yung masaktan, makapalang mukha mo, nung matalo ka, tumayo ka, at maghintay ka ng balato. Mas masakit yun. Bakit? Player ka, hindi ang balato. Anong point? Last card, give your best. Lock. At nakaroon, ano nga tagal mo? Sabi, pinapaganda ko to eh. Butaw-butaw na. Palakasin mo yung ulit na, tsaka ilalim. O, ngayon, pag last card mo yan, binigay yung best mo. Meron ang pag-ayari kapag last card, paglapat. Facebook, bang! Nangyayari pa yun! Is it yes? Bakit? Binigay yung best mo. Hindi mo lang yung kalaban mo, mas pangit pala braha. That's good news. Eh. Global, ang ganda ng barahin niya. Tama. Maganda barahin mo. Just give your best. From 7,080, bayi ka. Pagin. Pagin ka 500. In that 500, pack. Ang 1,500. Lumukaw. Left side. Lumukaw left side. Hindi magaling. Pag na. Nagpaliyan mo, pa. Kaya ng barahan mo? See? Ang point mo, give your best. Dito biro. Extend ka ng bakasyon, hindi biro yun. Tama? Iba sa iyo, galing sa trabaho. Justin TV, kakapuyat pa kayo. Ibang oras sa Pilipinas, ibang oras sa lugar ninyo. Pagpuyat ka, yun ang commitment. Buhay na kataya. Bakit? Iba ang kilos ng tao kapag buhay na kataya. Sino ang abilis tumakbo? Yung taong nangahabol ng taga. Kung taong nangahabol ng taga. Sinog. Isang tao kalang buhat ng refrigerator. Tama? After sinog, apat eh. Humukha yan. Susunog. Sabihin sa taas ng sa tuktok ng building habang susunog, mayroon bata. Yung bata, lapit na masunog. Nagroon ang bata, yun, tumalun. Nagbulot yung mga tao kasi meron yung tokbo. Taba. Tubakbo, ha? Ang taba, ha? Nasalun yung bata. Nagbulot yung mga tao, paano nangyari yun? Taba-taba nito. Tapos, lalo-lalo, para sa loob. Yung mga tao, naging curious. Ginawa mo na, re-enactment. The same height ng building, merong dal, dami. The same weight, same size. Inihulog. Tapos, kumuha ng mga athlete.
mga runner, para malaman kung gano'ng kabilis tumakbo. Nagkataka sila, wala pa sa kalahati, wala din ba? Wala nakaabot. Nakaisip pa sa kanila, ano nangyari? Ang babae, tumakbo na nasa lila. Ito mga tao. Ito, mga atleta. Ha? Di ba ka? Pabit? Habang binabila yung ilak ng tao, ay tumunod, mataba. May pinagilan. Alam mo sabi? Ay! Subukan niyo kaya! Anak niyo ay humili dyan. Let's iba ang kilos ng tao kapag buhay at lalang buhay ng pamilya mo. Anong tayaan niyo? Kapag ginawa yung global, do it to the business whatever it takes. Walang complain. Walang kasi. Kailangan may kusa. So habang tumatagal, nanggigigil ka na. Umotivate ka na. Grabe, no? Do it make sense? Yes. Now, gigigil ka na. Dahil may sense na natin mag-usapan, hindi ba ang trabaho mo lumabas, mag-invite? This is the reality. Pag mag-invite kayo, sa katibang discouragement ang ma-encounter nyo. Tama? Kaya kahit may pangarap ka, kapag hindi mo na-handle ang discouragement, mawawala ka. Kasi discouragement, mahirap ba yan? Sabot. Mahirap? Hindi mahirap yan. Napakahirap yan. Kasi kung madala ang discouragement, saan lahat ng tao tumuloy? Ganun kahirap yan. May madali ba? Ko, malamig ka, pwede tumayo, pwede malabas, pwede rin umuwi. Pero pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit sa speaker, hindi kayo nag-quit sa sponsor mo o sa yung global, nag-quit kayo sa chance nyo na makuha mga pangarap nyo. Mag-quit ka, ano ang pakialam namin? Mag-quit kayo yun, ano pakialam ko kung mag-quit ka? Mag-quit ka sa pangarap mo, hindi sa pangarap ko. Mag-quit ka sa pangarap mo, hindi sa pangarap ng sponsor mo. Tama? Just don't quit. Ito ang good news. Gusto ang good news? Yes. Isulat mo, ang good news sa yung global, walang nag-quipil. Abi, good news talaga yan. Walang nag-quipil sa yung global. Nag-quipil lang. Tama? Huwag kang mag-quip. Dire-diretso ka. Believe me, kapag dire-diretso ka sa yung global, give this business ng isang taon, put the business for 1 year. While you're seryoso, believe me, you can create result. Isang taon seryoso, you can create result. Gano'ng kalaki resulta? Malaki ba o maliit? Di ko alam. Mas importante, may resulta ka. Kasi tumuloy ka. Parang kaya ng kabayo. Sa kaya ng kabayo, may struck yun, di ba? Or dahil? May starting line ba? May finish line? Yes! Pagputok ng baril, bang! Yung kabayo, tumatakbo! Mayroon bang nangyayon na? Mayroon bang nahuhuli? Kahit nahuhuli ka, if you are running on the right direction, ang punta mo finish line. Tama? Kahit late ka, basta tuloy-tuloy ka, ano ito na-finish line? Kahit di ba na bababa ka ng kabayo mo, if you're running or walking on the right direction, ang punta na-finish line. Di ba akarin mo?
ang gagawin mo? Right direction, punta na finish line. Siyempre, yung pagbuhat ng kabayo, hindi literal. Yun yung pagod, tiyak, gutom. Tutuloy ka. Magbubulat ka. Kapag naging successful ka, hindi na makikita yung tuyak at yung pagod, yung gutom, rejection. Ang makikita mo, result. Ang makikita mo, grabe, ganda ng kotse ko. Ang makikita mo, lamig na ako ng kotse mo, yung amoy ng leather, yung sauce, grabe. Papipit. See? At habang gagawin ng kotse mo, grabe, power to. Diba? Tapos habang gadrive ka, nandito ka, sinuulan. Kita ng best friend mo, inibitahan mo, hindi sumama sa'yo. Hindi po, grabe. Ayun siya sa kanto, buksan ang pintana mo. Bro! Uli na ba? Ah! Ingat! Wala mo! Hindi, isa kayo mo naman, di ba? Anong plan ko? Tama kasi sir dyan. Lahat ng powers, power, protect nyo, lahat yung babayat. Aran. Lahat ng powers, pulat, pagod din nyo, makakalimutan ninyo. Ang makikita mo, yung anak mo, nasa magandang eskulahan, may sarapang pagkain, magandang bahay, may time and financial freedom. Yun ang makikita mo. Makakalimutan ang makahirap at pagod. Huwag na huwag maging option sa'yo ang pagkukulit. Ha? Ngayon, marami rin dito na kilala. First time ko na kilala, walang kalama lang. Pero habang tumatagal, dahil motivated, tumituloy, ang grupo rin lalaki. Para kayo, malamang kayo yun. Tama ba? Ang discouragement, mahirap, patama pinatagalit. Hindi ito ang solusyon. Para dumali ang discouragement, ito gawin mo. Handa ka na ba? Number one, do not entertain negative thoughts. Pag pinag-negative ka, inisip mo, problem ka na. Huwag kang mag-isip ng mga negatibo. Second, avoid talking to dream stealers. Yan ang love na huwag mong gagawin. Huwag na huwag kayo magpapanakaw ng pangarap sa mga tao. Ang problema minsan ng tao, normal ba yan? Normal ba yan? Yes. Pero hindi na opinion sa taong may resulta. Sa taong alam ang ginagawa. Hindi ba pinatagal ng global? Grabe, gabarin ng global, di ba? Magagawa ng global. Lalo ka na excited. Paglabas mo, nakit yung kaibigan mo. Pare, buto na champion ko ito. O ba't hindi ko siya yung global? Parang ganda. Yung buhay ko na bayo. Ang lino ng explanation eh. Pare, sa tingin mo. Totoo kaya yun? See? Nangyari ba yan? Normal sa atin yun. Gusto mo, may gumagatong sa'yo, may gumagatong sa'yo, may gumagatong sa'yo, may gumagatong sa'yo. Okay, humingi ng opinion. Pero be sure, hihingi ka ng opinion sa taong meron ang resulta sa'yo global. Yung alam na ginagawa sa'yo global. At huwag kayong hihingi ng opinion sa mga nag-aim global, pero nag-quit. Paano din global ka, di ba? Eh, nag-quit yun. Maganda ba yung global? Kapag siya ang ito naman, believe me, tuturuan ka din niya kung papaano mag-quit. Ano reality? Masakit sa realidad? Ano masakit? O ba saktan ha? Diretso lang, gusto mo diretso? Ibang kaibigan nyo, ibang kilala nyo, hindi inaabangan ang pagyaman nyo. Ang inaabangan, pagbaksak nyo. Kasi kapag yaman kayo,
insulto, sampa sa kanila. Lalo na mga taong bitahan mo, hindi sila naman sa'yo. Dito, manalangin siya, maliwanan ka, hindi. Sa'yo ka na be successful. Masakit, pero totoo. O, tingin ko kaya, pag nagkakotse kayo, pag kayo ba nagkakotse, yung bagilala nyo, mo-motivate sa inyo, hindi nyo. Itin ko ha, pag nagkakotse ka, yung bagilala mo, mo-motivate sa inyo, malamang iba, pag kayo nagkakotse, hindi sila mo-motivate sa inyo. Kasi kapag nagkakotse ka, ang makikita mo, sila walang kotse. Iba lang ka, ang mahirap nila, sila nag-fail. This is the reality. Ang pwede dito, magmula ngayon, sa mga tao na didiscard sa inyo, simple lang. Hindi sila ang magpapayad ng tuition fee ng anak mo. Tubig, kuryente, pamalengke, grocery, kayo magbabayad. Yes or yes? Yes. Kung kayo magbabayad, bakit kailangan pakinggan ang mga tao walang kinalaman sa pangarap ng pamilya mo? Kapag yun ang na-master mo, madali ang ignoble. Ang discouragement ang nagpapakit sa mga distributor kasi nila kayang i-handle ang discouragement. When you say handle, you have to be the master of your own emotion. You have to master and manage your emotion. Ang nagpapakit sa distributor, emotion niya. The more emotional ka sa negosyon to, hindi ka natagal. Bibigyan ka lang sa senaryo. Halimbawa, dahil ka excited mo, motivated ka, yung gigitin mo, ipinasa mo sa post-it mo, nag-want online ka, pare, ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito. Tapos sabi na kabila, bro, J.R., thank you, ganda naman negosyo mo. Pare, bukas, ano ba, 7, kuha ko 7, right? Tutuwa ka, J.R.? Of course, lahat kayo. Pag nakausap mo, inabibig mo, tapos mag-ito yun, malamang, hindi mga katulugan. Tama? Busy in heavens, living by land. Tuntua ka. Usapan mo, alas Diyos, malamang, alas Diyos, hindi ka na. Yes or yes? It's just me, na-traffic lang. Na-traffic lang, sabihin mo. Alas-alas, hindi ko na dyan sa itin. Baka hindi na dream niya. Alas-alas, wala pa. Last week yun, ha? Hanggang wala pa rin. Na-excite ka? No. Ikaw, buhitin mo? Discourage mo. Oh, bakit? Kasi ngayon pa lang, hindi mo sa utak mo, ngayon pa lang, tandaan mo, hindi po control ang tao. Kahit mga kong sa'yo yan, na tapatong ate sa seminar, magpipiling kapag hindi na ginawa yung pinakon niya na saktan ka. Yes or yes? So, kasi ligawin sa sarili mo, hindi ang master emotion mo. Ilagay mo sa utak mo, hindi mo control ang paligid mo. Ang sitwasyon, hindi mo control. Ang weather, topic, hindi mo control yan. Yung vision yan, bukas, magpapalit, hindi mo control yan. Hindi mo lang control. Ang control mo, yung sarili mo. Tama? Sa lahat ng mga nangyayari sa iyo, habang ginagawa yung global, ay nasa ang nangyayari at hindi nangyayari, nangyipi ka lang. Hindi mo control kasi. Hindi ko naman hindi nag-pay in, hindi dumating at nalindyan ka, napalo ka. Why? Every time ginagawa niyo ang pain, ginagawa, wala kayong palo. Why? Patuloy ako bakit. Kapag yung kausap mo, dumating, bonus. Kapag hindi dumating, ano yun? Learning.
Ganyan, sinisip. O sa usapan, pinapatibay niya yung emosyon mo. Nahihikmat, mahig ka na. Kaya masakit minsan yung mga rejection, yung indyan-indyan. Pag first time na indyan, halos gusto mo pakamatay. Dumating. Tama-tama. Paki-alala nung first time na reject. Halos maghintas sa'yo ka, hindi ka kain, di ba? May pag-asawat mo, di ba? Totoo ba yan? Halos isumpa ka. Ano yung tao na reject sa'yo? Yung tao na ganda sa'yo, yung tao na nag-indya sa'yo, halos isumpa mo. Ha? Kito sa pera nga ka, bisip ka. Di ba? Hindi ba makagumpi ka lang? Pero pag ikaw naka-100 na rejection, 100 na indyan, wala na sa'yo sunod. Ika-100 na, wala na sa'yo. Ibig sabihin, the more ka na nai-indyan, nangako sa'yo, panalo ka. Sila ang nagpapatibay sa'yo. Tama. So, hindi ka naka-reduce yung ayaw mo. Yes, power, patibay, bako, power ka. Is it? Yes. Yes. Ha? Yung mga regina sikreto. Yes, ang katerban ko. Mga pasin ng mga tapwede sa'yo, bagay naman niya, sa katiba rejection, hirap, pagod, yun dyan ang nabot niyan. Alam niyo po, ano yung mga sign na ikaw ay magiging okay na o ready ka na sa pagyaman? Dalawa po, kailangan ready ka na at deserve mo. May mga sign mo, ready and deserve. Ano ready? Pag marami ka ng mga downlines, kailangan ready ka, may try sila, i-motivate ka. I-motivate mo sila. Tama ba yan? Nakaka-ready kayo. Master your emotion. Ready. Master your emotion. Subukan niyo, sino dito nakapagsuot na? Kaya, ang kinakalo dibdib mo eh. Sino dito nakapag-train ang suot na sapatos na masikip? Pero pinipigin po rin ang suot. Ganda. Stay child. Tama ka't masikip. Pari masikip, may kasya yan. Kasya? Yung mga dalili mo, nakalikoy lahat, kasya. Kasya sa mga nabira. Kasya to, kasya. Ano nga rin? Masakit. Papaltos. Tama, yung bala matanggal, sa akap din. Isuot mo ulit. Sakit pa rin yun. Katagalan, kumakapal yung balat. Kalye ang tawag doon. Hindi mo marasang. May ramdam. Kahit pinakalo ka at masikip, kasi may kalye na. Walang pinakalo sa inyo, bakit lang pinakalo ang dibdib mo. Every time, yung discouragement, hindi mo apat yan, kasi bubog ka na. Kailangan dumating yung oras na bubog, na bubog, na bubog. Bukas discouragement. Kasi kapag yan ang master mo, believe me, madali na ang aim global. Master emotion. Tama? Huwag kayong emotional habang ginagawa ang negosyo. Liwanag ba yan? Gano'n ka bilis na master emotion? Hello, man? Yes. Gano'n ka bilis na master emotion? You can choose to be happy, you can choose to be sad. Lagi mo narinig yan. Ikaw ang magadala. Halimbawa, ang simbahan ka, lalaki ka, ang simbahan ka, while praying, tayo po, simbahan eh. Habang hindi pray ka, may agaw yung mga bata sa likuran mo. Malinis ka. Honest. Yes, simbahan niya, malinis ka pa rin. Oo naman, kasi tahimik ka ng gagasal, may galaro. Mas malinis ka kasi nakita mo, yung tatay nilang bata, nandun sa kabilang silya. Nakikilid lang, nanginood lang. Hindi po naman yung tatay. Brad! Anak ko ba ba ang bata ngayon? Sagutin ka, ba't anak ko ngayon? Anak ko ba naman? Anak mo, gumusta na yun? Simbahan ito, lalaro anak mo, mga bulan. Nagalit ka, normal. Tapos sabi ng laki, Brad, anak ko ngayon. Siyensya ka na, galit kasi kami sa kabilang kanto, sa mga ospital. Kasi kanilang maga, namalengke yung asawa ko. Namalengke, namadali, pagtawid. Ma'am, wangga ng taxi.
namatay ang kasama ko. Nasa hospital ngayon. Ang problema, hindi pa alam ng dalawang anak ko na patay na pala yung nanay nila. Mag-change ang emotion. Ibig sabihin, sa bawat downline mo, sa bawat prospect mo, nangangako sa'yo at hindi tumutupad sa usapan, pwede kang mag-halo. Pwede rin hindi. Tama ba yun? Ba't mo agad sarili mo? Sa lahat ng mga bagay na nangyayari, hindi mo control, huwag ka magalit, huwag ka maapektuhan. Kasi laging meron learning. Yes or yes? Yes. Sarili mo. So, welcome on, discouragement. Normal yan. Pag tamang tao ang imbitahan mo, imbitahan mo, dumami, kalibat ka lang, meron ba ganang istorya, yung nag-join ka, tapos niyerti ka kalibat ka lang sa mama? Meron ba ganang? Oo, pag ganang nangyari, marikingin ka mo. Pag marikingin ka mo, happy ka, hindi ka harapan. Papari mo, oras na dinalalapos yung atin, ang download mo. Papalaplay, nahihirapan kami, ang lagi namin. Paano mo motivate yung mga download mo? Sabihin mo, ano? Nahihirapan kayo? Yari tayo niyan. Wala natin, di ko alam. See? Ang tao magaling mag-train, ang tao magaling mag-motivate, yung taong bugbog, na bugbog, na bugbog, na bugbog sa discouragement. So dito pala, habang discouraged ka, gumagaling kayo. Tama? Pag magaling ka, kaya mo i-motivate ang downline mo. Wala kang karapatan mag-motivate sa downline mo. Kaya mo yan. Tuli-tuli ka lang. Wala kang karapatan i-motivate yun. Kung hindi mo naman naranasan yung dinakadaan sa downline mo. Tama? Mas epektibo ka. Kapag yung kinapampay niya, yung hirap niya, yung pagod-treat niya, inaras mo rin. Yung ginagawa mo ngayon, pag-inig sa akin. Yung mga nalagas nyo ngayon, yan ang tutulong sa paglaman nyo sa inyo abang. Right? Learning. So, hindi option ang pag-quit. Walang option ang quit. Tuloy-tuloy ka lang, huwag ka malinit. Nag-enjoy ba kayo? Yes. Endeavor, this is a people's business. Since this is a people's business, kailangan masayahin ka tao. Ang tao gusto mo, sumarkada, sumama sa tao, masayahin. Totoo ba yan? Yes. Nag-ibita ka, kailangan masayahin ka. Learn how to smile. Everybody smile. Iyan. Smile! Yeah. Pwede na yan? Ha? Masarap ang nakimiti. So dito, alam mo ba nangyaman kayo? Kung alam mo nangyaman ka, dapat masayangin kang tao. Nalaman ka. Paglabas mo ka sa mawag ka, pari, ba't ka na sa mawag? Pari, yaman na ko. May tama yun, di ba? So dito, smile, enjoy the blessing, sa yung global, smile ka lang. Pag isa yung mga guys, smile, isa yung prayer. God is good? God is great. Yes, tama. Count your blessing. Smile. Be a blessing to others. Ibang pagkakamiti, pagkakamiti ka, yung grasya malapit sa'yo. So, hindi yung pag-isip mo, grabe, ano yung kamala sa mga ba? Gusto ang aking sa alam na ito. Hindi ka malasan sa'yo. Kailangan smile, masaya. At nagdo sa sala mo, kailangan meron kang music. Kayo din ba pag-tubing music sa umaga? Huwag na huwag kayo magbubukas ng news. Pag umaga, mahihina kayo mga news na panig. Mga tabloid, naku, huwag kayo magbabasa ng mga tabloid. Why? Because good news is no news. Puro panghihina ang nabansa mo sa tiyari. Grabe, lola, binahasa ng apo. Magkaayaw, magkaibigan, nag-ayaw. Ay,
tanggal bata, hindi lang ito, hindi lang lagi, hindi lang kasi, hindi lang! Kaya pa, kaya pa. Tama, kailangan mga positive music sa umaga. At pag nagtong hindi lang music, kailangan pili ka ng tugtog. Tama, ay grabe na ang mundo, kailangan daw mga music. Tapos ang tugtog mo ganito. Parang di ko yata kaya. Ha? Ito? Isa ba yung nagkaya? Ay! Labi na, labi na. Aray! Aray na ko! Ito ang panggila yun, di ba? Kailangan na rambang mo. Ito ang panggila ito. Ha? Enjoy! Enjoy, smile, and count your blessing. Pagkasabi sa demo, count your blessing. Isa pa, count your blessing. Yan, yeah, magsikat ang tao. Oh, magpasalamat ka kung ano meron ka ngayon. Trabahuin mo ang gusto mo sa pamagitan ng ngayon global. Huwag ka mag-complain kung ano problema mo ngayon. Listen, people, kung ano problema mo ngayon, believe me, napapahawalang punta ng problema mo kumpara sa problema ng mga tao. Maswerte ka, di ba? Imagine mo, sa mga tao sa labas, ang problema sa labas, pag-usapan, utang. Hindi pag-usapan kung anong tabay tapasukin, kung anong gusto gagawin. Yung mga tao sa labas, hindi alam kung paano pa o ano ang ibig sa bilang paharap. Lamang kayo kasi ngayon pa lang, pinag-umpisahan mo na na marap makaharap nyo. Wala nyo kayo. Napakaswerte ninyo. Yan mga kasi maraming tao. Sa kaharap ba sa nagagawa ninyo kung di tumawa? Pag-enjoy ba kayo? Matuto ka na? Napatawa ka ba? Sa labas na matumawa? Grabe! Hindi namin nga masa yung tao! Gero nila! Wala! Sa labas, wala dito. Nakakatalo ka dito. Count your blessing. Wala ka nga rapin natin. Ano yung dahil? Upline? 10,000 pa lang. Dinikita ko. Per month. Hindi pala per week. Inaangal ko. Kunikita ang 10,000 per week. Pinagi ba kumikita? Count your blessing. Marami ka nga pala. Ah, hindi pa kumikita. Count your blessing. Bakit? Hindi pa kumikita eh. Upline, only download. Upline, libre pa lang yung downline ko. Unaangal ka. Lima downline mo. Di ba nga walang downline? Tama, tama. Upline, upline. Hey, hey, hey! Upline. Ano nga? Upline. Di pa ko number. Count your blessing. Di ka nga nga. Hindi ka number yung post-it mo yung orders mo ngayon. Bakit? Iba nga eh. Hindi nila alam may global pala? Kung di pa yun, come on, balik ka sa akin upline. Wala ka naman ngayon kung di yung member yung download mo. So, married na kayo na. Mula kanina. Eto ang topic ko. Hanggang ngayon, walang balak mag-member yun. Ano klaseng utak meron yan? Huwag kang mahasaktan. Hindi ikaw pinapatamaan ko. Yun ang katali mo. Totoo naman eh, di ba? Simula kanina, halos maubos na yung boses ko. Nandiyan ka, hindi ka member. At may hindi mo na sumabi sa isip mo yung mag-member.
sin paliwanag ang gusto mo. Sa totoo lang, kahit hindi pala manegosyo namin, kahit hindi nalang marketing plan, sa mga naib mo ng mga reality, wala kang balak mag-join. Ito ko sa'yo, kaya hindi ka mag-remember, hindi ka mag-join, kasi wala kang pera, ayaw ko marinig yan. Kaya ka mag-remember global eh. Kasi wala kang pera. Pag ang tao may gusto, meron? Pag ayaw marami, guys, ang tagal mo naman ang pera. O yun na, ang tao ko walang pera. Mas importante, may paraan. Kahit basurero na yun, naka-cellphone na. Minsan, iPhone pa. Ang cellphone, negosyo gastos. Ang global pa. Okay, negosyo gastos. Hindi ka maging global sa lahat ng reality pag-usapan natin ang problema ng pera. Ngayon, matanong kita 5 years ago, ano problema mo? Kung ano ko ngayon, pinagawa mo ngayon. Nakita mo yung global? Nakatalakta ka lang sa amin? Bakit naka-fans club ka lang? Huwag kang ginawa? Why be so now? Believe me, ang problema niyo para pa din. Huwag kayo mag-expect, mag-demanda ang buhay ninyo kung wala inago pagbabago. Tama! Huwag kang mag-expect a year from now, even 5 years from now, huwag kang mag-expect magandang buhay ninyo kung wala kung inago pagbabago. Kasi kapag nangarap ka, magaganda ang buhay mo, a year from now, wala mo ganagawang changes, ako magsasabi sa'yo. Niloloko niyo ang sarili niyo. If you don't flag the crop, you are reaping. Check the seed. You are sowing. English yun. Pag niyo gusto, ang inyong inaani, tinin niyo ang inyong tatanim. Huwag kang mag-expect na tumubo kung wala kang tanim. Grabe! Lang yun! Wala kang tubo. Wala kang tanim eh. Magawin ko. Problema niyo, pera, ngayon. Nakita mo yung global. Nag-sell ka sa mga ng tao. Nakasunod ka sa momentum. Gawin lang tama sistema. Believe me. 5 years from now, you have the same problem. Pera pa din. Kung paano evolution. Mahina ba yun? Tama! Now, let's be excited, count your blessing, be thankful. Ngayon pala kasi meron kang pag-asa na bagong buhay ninyo. Okay? Learning. Yes. Tama, count your blessing. Now, A, B, C, D, E, excitement. Ano sa E? F. Yung ba na debt? Ha? Pwede ba? Pwede ba ngayon niya? Sa mga nangyulit, pwede po. Ha? Kaya mo gawin yun, hindi mo pwede magkakwit ka, itatayo ka. Kasi pag tumayo ka, yung mga tao titingin sa'yo. Kaya mo tumayo? Siguro mo tumayo. Titingnan ka. Ay, ang panayo po. Ah,
Nahihira na, di ba halos? Good morning. Yes. Enjoy ba kayo? Yes. Masarap ang tumawa? Yes. Tama? Masarap ang tumawa na. Kasi buhay na buhay, hindi ko natin. Taas ang kamay ng lalakaw, mga lalakaw, taas ang kamay. Kamu dito, ha? Ayaw na lakib ako. Okay lang, Rose? Yes. Nagusin ko na, ha? Kaya kundi ako dito, okay lang ba? Yes. Sa mga ba, alam pa, lalakaw, alam ba, may boyfriend ka, boyfriend ka. Nag-iipin ka, hihilang ka, tagi-kasalabaw, dapat kamatay ka? Hindi, may kinakala ako bro, takalas pinas din. Hindi na ang girlfriend, tanggas na mo, gusto pa kamatay. Nagpunta pa na sa Marico Beach. Layo, ano, layo. Gusto ko dapat kamatay. Kasi daw, parang naging makasaysay ang kanyang pagpapasuicide. Eh, ito lang. Ilang ito. Ito, mabuti na matay, di ba? Yung totoo siya, bigla siya muntok. Kasi may nakita siya. Isang lalaki, tawa ang tawa. Hindi ba't nakakasara yun? Mapakamatay ka. Ha? May tawa ang tawa? At alam niyo ba, ang tsuk. Ang tawa, malaking tawa ang tawa? Beto Jura. Alam mo ba, Pinoy? Totoo daw ang kamay. Aba kaya pala. Pabating ko, totoo daw. Hindi lang pa. Hanggang dito, Puton. Na-imagine mo? Makasayad. Walang bastusan, kunti respeto, ha? Pwede yung kamay eh! Pwede yung paging dito tayo ang tao, ha? Ang sabi? Ah! Ay, binagawa na. Ang gina naman ako, gawa ba siya? Bag, grabe ka! Magpik na magpakamatay! Kasi, ang gusto ba, ha? Tapos yung iyong girlfriend ko. Yung nakita kita, dapat ko magpakamatay! Nangyari eh! Lahan tayo eh! Magpakamatay ang tao, ano mo sabi? Bakit na tayo lang tayo? Sira ka pala. Ibigay lang ko ba tayong prep? Ano ka mo, tingin? Enjoy kayo, ha? Yes! Okay ba sa'yo, global? Yes! Pinapayaman ka na, pinapasaya ka pa. Yes! Marinit! Reminder lang. Reminder lang. It's your choice. Next. Focus. Guys, do not entertain any other MLM companies. Maraming kumpanya ang magsusulputan ngayon. So your parents everything. Kayaman ka, di ba? Nabitaro.